Shoutout tayo mga idol sa ating mga member. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga channel. Sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, i-search nyo lang ang Piroy Mark. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa bayan ng Murong, laganap sa lugar na ito ang mga masasamang mga gawain at halos yata lahat na sugal at mga illegal na mga gawain ay nandirito na. Pinakalaganap sa lugar na ito ay ang sabong. Halos lahat ng mga kasulok-sulukan ng lugar na ito, makikita mo ang pagsasabong ng mga taong nakatira sa lugar na ito, tari-tari man o sa mga malaking mga sabungan. Ngunit isang araw, doon sa lugar ng Sityo Kamalig, may nagaganap na pasabong doon sa lugar na ito. Isa lamang itong tari-tari, ngunit dinarayo ito ng karamihan sa mga mahihilig sa sabong. Nandoon ang lahat na klase ng mga mananabong. Nandoon din itong si Isagani. Bit-bit nito ang dalawang bayong na may lamang mga panabong na manok. Nakasuot ito ng sombrerong salakot at nakasuot ng damit na mayroong mahabang manggas na kulay itim. Hindi naman ganun katangkaran itong si Isagani. Medyo payat din ang pangangatawan nito. Hindi mo mababasa sa pangangatawan nito ang taglay na kakaibang pagkatao. Nagpalingon-lingon muna ito doon sa lugar. Marami itong nakitang mga mananabong din. May mga nagtatapata na din sa kanilang mga manok. At ilang sandali, lumapit ito doon sa nag-uumpukan. Nagtatanong ito kung may mga kumakasaba sa labanan ng mga manok sa katulad niyang dayo. Mayroong mga lumapit agad sa kanya. May mga nagtatanong muna kung saan siya galing. Kinausap naman ito ni Isagani ng maayos at makalipas ang ilang mga minuto, may kumasa na sa manok niya. Mga sabungiro na galing lamang din sa lugar na iyon. Apat ang dalang manok nitong si Isagani, dalawa sa magkabilang bayong. Bukod sa dala niyang mga bayong, may dala din itong isang bag na gawa sa buli. Nakasabit ito sa kanyang likuran. Ilang sandali, nagpupustahan na ang mga sugarol. Marami ang nakipusta sa manok ng kalaban nitong si Isagani. Nasa dalawa pa nga ang pumusta lamang sa kanyang manok na panabong. Ugis na manok ang hawak nitong si Isagani. Maliit ito ng dihamak kumpara sa makakalaban nitong manok. Kaya nga walang pumupusta sa kanyang panabong. May mga nagtatawanan pa nga dahil nga ang lugar ng Murong pinamumugaran ito ng mga iba't ibang uri ng mga kriminal. Sa mga taong nandoon, marami ang mga halang ang kaluluwa. Kaya nga, hindi maganda para kay Isagani na isang dayo ang manabong sa lugar na iyon. Sa pagtapak pa lamang niya sa lupain ng Murong, nanganganib na ang kanyang buhay. Ilang sandali pa, nagsimula na ang bakbakan ng mga manok. Dito na gulat na gulat ang lahat nang makita nila kung paano dinurog ng manok ni Isagani ang manok ng kalaban. Ni hindi nga ito nakasugat o galos man lamang sa manok na ugis. Sa loob ng 3 minuto, nangingisay na ang manok ng kalaban. Masayang masaya ang dalawang nakapusta sa kanya. Sa laban na iyon, medyo malaki din ang napanalunan nitong si Isagani. Maswerte ito at matino ang nagmamay-ari ng kanyang nakalabang manok. Ngunit sa pangalawang sultada, matapos na matalo niya ang manok ng kanyang kalaban, biglang naglaho na lamang ang nagmamay-ari nito doon sa loob ng sabungan. Pati pa nga ang ilang mga nakapusta. Biglang nawala ang mga ito. Sa kabila ng lahat, may napanalunan pa rin itong si Isagani. Ngunit minarkahan na niya ang mga iyon. Patuloy na nananabong itong si Isagani sa apat niyang mga manok at hindi ito natatalo
At lahat ng laban ay talagang napakadali lamang. Hapon na nang magpasyang umalis na itong si Isagani. May mga humingi sa kanya ng mga balato at lahat ng mga iyon pinagbigyan niya. Ayaw niya kasing may mga magtanim ng galit o sama ng loob sa kanya dahil plano pa niyang muling mananabong sa lugar na ito. Paglabas niya, agad itong naglalakad papalayo. Dumaan ito doon sa isang kainan at bumili ng makakain. Pagkatapos, muling naglalakad na itong si Isagani. Pabalik na ito doon sa kakahuyan kung saan nando doon ang kanyang dalang kabayo at iilang kagamitan. Manlalakbay itong si Isagani. Walang permanenteng lugar sa kanya. Nag-iikot ito sa mga bayan at kabundukan para manabong. Kung tutuusin pa nga, napakalaki na ng kanyang mga napanalunan na pera. Sa paglalakad nitong si Isagani, palabas na ng sentro ng Morong, biglang napatigil ito sa paglalakad. May napansin kasi siyang mga sumusunod sa kanya. Pasimpleng ibinaba nito ang kanyang dalang dalawang bayong. Kinuha nito ang nakasabit na bag sa kanyang likod. At pagkatapos, may kinuha ito doon na isang bagay. Isang mahabang itak. Napakatalas nito at kumikislap pa nga sa dilim ang patalim ng itak na iyon. May mga maliliit na parang bulsa sa kanyang suot na pantalon at doon niya ito isinuksok. Kakaiba kasi ang naramdaman ni Isagani. Mukhang may mga masasamang balak ang mga taong nakasunod sa kanya. Ilang sandali pa, biglang may humarang na nga sa kanyang daraanan. Limang mga kalalakihan, habang sa kanyang likuran naman, mayroong apat ang lumabas galing doon sa mga talahib at papunta na din ang mga ito sa kanya. May dalang mga patalim ang mga ito at mga itak. Tumigil muli sa paglalakad itong si Isagani. Tama nga siya sa kanyang hinala. May masamang balak ang mga ito sa kanya. Huwi ka agad nung isa sa mga humarang sa kanya. Walang masamang mangyayari sa iyo kapag ibigay mo lahat ng dalamong pira at ang iyong mga manok. Walang sagot at reaksyon itong si Isagani. Itinabi niya ang dalang dalawang bayong sa gilid at pagkatapos, sagot niya sa mga kalalakihan. Bigyan ko pa kayo ng pagkakataon na mabuhay, mga kaibigan. Hayaan niyo akong makalagpas at umalis na kayo ngayon din sa aking harapan. Ngunit sagot nung isa sa mga ito, aba, ang astig mo namang sumagot. Hindi mo ba alam ang maaaring mangyayari sa iyo? Maaari kang mamatay ngayon na ngayon din at ipapakain namin ang iyong bangkay sa mga asong nagkalat sa lugar na ito. Sagot muli ni Isagani. Sa muli, mga kaibigan, huling paalala ko ito sa inyo at pagbibigay ng pagkakataon, umalis na kayo ngayon din kung gusto pa ninyong mabuhay. Ngunit sa narinig ng mga kalalakihan, biglang umataki agad ang dalawa sa mga ito, galit na galit sa isinagot nitong si Isagani. May dalang patalim ang isa at itak naman ang dala nung isa pa. Agad na inundayan ng saksak itong si Isagani at hinampas naman agad siya ng dalang itak nung isa pa. Ngunit napakabilis ang kilos nitong si Isagani na halos hindi na makita ng mga mata ng mga kalalakihan. Sa loob lamang ng 5 segundo, bagsak na ang dalawang umataki sa kanya. Tanging mga kislap ng talim ang nakikita ng mga ito. Ang nakakakilabot pa, putol na ang liig ng dalawang lalaki na nakabulagta. Gumugulong pa nga ang dalawang ulo sa lupa. Napatigalgal ang mga ito at hindi makapaniwala. Ngunit gayon paman, utos nung isa na kailangan na nilang atakihin itong si Isagani.
Dahil nga sa galit at kagustuhan ng mga ito na makapaghiganti sa kamatayan ng kanilang dalawang kasama, umatake ang mga ito ng sabay-sabay. Ngunit biglang napahiyaw na lamang ang isa nang maputol ang kanyang isang kamay, habang ang isa natumba agad ito sa lupa nang tamaan naman ng sipa ni Isagani sa dibdib. Gumulong ang pugot na ulo naman nung isa pa, habang ang katawan nito nangangarag na naglalakad na wala ng ulo. Ngumasab na lamang din ang isa pa at napadilat ang mga mata nang may tumarak na itak sa kanyang likuran. Kita pa nito ang pagtagos ng dulo ng itak sa kanyang dibdib na may tumutulo pang mga dugo. Takot na takot ang ilan sa mga hindi pa napatay ni Isagani. Kaya agad na pumihit ang mga ito at akmang arangkada na sana ng takbo. Ngunit walang balak itong si Isagani na patatakasin pa na buhay ang mga ito. Biglang napatigil ang isang papatakbo na sana nang may tumarak sa kanyang liig na matalas na itak. Agad itong napaigik at ramdam na ramdam nito na ang kanyang katapusan. Pagkatapos, inikot pa nitong si Isagani ang kanyang itak na nakatarak sa liig ng kanyang kalaban. Kaya tuluyang ikinaputol na ng liig nito. Bumagsak ang ulo sa lupa at gumulong, habang ang katawan sumunod na din na bumagsak. Napadapa naman sa lupa ang isa pa nang hampasin ito ni Isagani sa mga paa. Nang maputol ang mga paa nito, nagsisigaw na lamang ito habang padapang nakabulagta. Makalipas ang ilang segundo, agad din itong natahimik nang may tumarak na itak sa kanyang likod. Tuluyan na din na namatay ang isa pa nang tagain ito ni Isagani sa batok. Hindi man naputol ang liig nito, ngunit nakalaylay na ang ulo at kahibla na lamang ng balat ang nagdidikit sa ulo nito at sa katawan. Ilang sandali pa, patay na ang lahat ng mga ito. Nagkalat ang mga bangkay ng mga kalalakihan sa lugar at karamihan sa mga ito na pugutan ng ulo. Ilang sandali lamang, walang anumang binitbit uli ni Isagani ang mga bayong at naglalakad na ito papunta doon sa kakahuyan. Iniwan ang mga nakabulagtang mga katawan ng mga kalalakihan. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa buong lugar ng Morong. Ngunit nga, dahil sa pinamumugaran ang lugar na ito ng mga masasamang tao, hindi na bago sa kanila ang ganong uri ng mga kaganapan. Ngunit ang nakapagtataka pa rin kung sino ang may gawa sa karumalduma na pagmasakir sa mga kalalakihan na iyon. May mga patayan man sa lugar na ito na halos gabi-gabi na. Ngunit hindi ganito kalala na napupugutan halos lahat ng ulo ang mga ito. Ang mga grupo doon sa lugar, agad na gumawa ang mga ito ng mga pag-iimbestiga, lalong-lalo na ang grupong kinabibilangan ng mga napatay nitong si Isagani. Sa hapon na iyon, naglalakad na naman itong si Isagani papunta doon sa Sabungan. Nais na naman itong mananabong. Ganon na ganon pa rin ang suot nito. May dalang mga bayong nakasuot ng salakot, damit na mahabang manggas na kulay itim ang pangitaas at pulang pantalo naman sa pangibaba. Sa likod nito, nandoon pa rin ang iba't ibang uri ng mga armas na nakapaloob sa kanyang dalangbag. Hindi ordinaryong tao itong si Isagani. Isa itong manlalakbay at mamamatay tao. Bukod sa pananabong, puntirian itong patayin lahat ng mga masasamang tao, lalong-lalo na ang mga mananabong na mga manggaganso at namimiktima, tulad ng mga grupo na gumagawa ng mga pandaraya para mananalo lamang sa sabong. May tangan itong si Isagani na kakaibang lakas at kaalaman. Mayroon din itong taglay na mutya, kaya gano'n na lamang ito kabilis at kalakas sa kabila
ng payat nitong pangangatawan. Pagdating nito doon sa Sabungan, tulad ng nakaugalian nito, agad itong naghanap ng makakatapat sa kanyang panabong na mga manok. Makalipas naman ang ilang mga minuto, agad niyang nakita ang dalawa sa mga nandaraya sa kanya. Ang dalawang ito, matapos na matalo niya ang mga manok na panabong, biglang naglaho na lamang ang mga ito sa loob ng Sabungan. Simula sa oras na iyon, minanmanan na ito ni Sagani. Nagpapatuloy lamang ito sa pananabong hanggang sa sunod-sunod na ang nagiging panalo nito. May ilan na ang nakapansin sa lakas ng mga manok nitong dala. May mga nagkakaintiris na nito na mga mananabong. Simula kasi kahapon hanggang ngayon, wala pang nakakatalo sa dala nitong mga manok. Pagsapit ng hapon, nagpasyang lumabas na doon sa Sabungan itong si Isagani. Ngunit wala pa itong balak na umuwi. Plano niyang abangan ang dalawang nandaraya sa kanya kahapon. Makalipas ang ilang minutong paghintay nito, nakita ni Isagani na lumabas na ang dalawa galing doon sa loob ng Sabungan. Alas 5 na iyon ng hapon at ilang sandali lamang magkakalat na ang kadiliman sa buong lugar. Nakitang naglalakad na ang mga ito ni Isagani papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar. Ang pinuntahan nito ay ang tinatawag na Kalingaw. Sa lugar na ito, alam ni Isagani na mas marami ang mga masasamang loob na naglipana. Agad niyang sinundan ang dalawa. Ilang sandali lamang, naglalakad na ang dalawa doon sa isang kalye. Nang makita niyang lumiko ang mga ito sa isa pang iskinita, patuloy pa rin na sinusundan ito ni Isagani. Ngunit nang muling lumiko ang dalawa, nakaramdam na siya ng panganib. Agad niyang inilagay ang kanyang bag sa kanyang harapan. Kinuha ang isang itak at isinuksok sa dala niyang bayong kasama ng kanyang mga panabong. Matalas na ang mga pakiramdam ni Isagani. Ilang sandali pa, nang lumiko na siya, nakita na niyang nakatayo ang dalawang lalaking kanyang sinusundan doon sa gilid ng isang pader. Nakaabang ang mga ito sa kanya. Nakatitig ang mga ito sa kanya ng matalim. Tanong agad nung isa, "Ano ang dahilan mo, Ginoo? Bakit mo kami sinusundan? Ano ang kailangan mo sa amin?" Dito na naramdaman ni Isagani na hindi mga pangkaraniwan na mga tao ang mga ito. Agad niyang naamoy ang kasamaan ng mga ito. Batid niyang may karga ang dalawa. Umaaring mga aswang ang mga ito. Ang sagot naman nitong si Isagani, habang nakahawak na sa puluhan ng kanyang itak, wika nito, "Gusto ko lamang na malaman kung bakit nandaraya kayo doon sa Sabungan. Nakalimutan niyo na ba ang ginawa ninyo sa akin kahapon?" Tumawa lamang ang matanda sa dalawa at sagot nito, "Alam mo, Ginoo, mukhang nagkakamali ka yata ng binangka. Kung may balak kang masama sa amin ngayon, nagkakamali ka. Umalis ka na bago ka pa malapa." Nakita ni Isagani na biglang namumula ang isang mata ng matanda. Pagkatapos, bigla na naman itong nawala. Ngayon, natitiyak ni Isagani na mga aswang ang dalawang ito. Sagot naman niya, "Kung ayaw kong umalis, ano ang gagawin ninyo sa akin?" "Kapag hindi ka umalis sa loob ng isang minuto, Ginoo, hindi ka na makakalabas ng buhay sa lugar na ito." Ilang sandali pa, may nakitang dalawang malalaking aso itong si Isagani na papalapit sa kanya. Galing ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng kalye. Parang galit na galit ang mga ito at umaangil pa. Habang doon sa pader,
may nasipat itong si Isagani na dalawang bulto ng katawan galing sa hindi pa niya natiyak na mga nilalang. Papadilim na kasi, kaya hindi na niya masyadong klaro ang mga ito. Wika naman ni Isagani. Huwag na ninyong paabutin pa ng isang minuto, Lolo. Gawin na ninyo ang gusto nyo. Paghahamon naman ito sa dalawa. Pagkasabi noon ni Isagani, biglang tumitig sa kanya ang matanda at narinig niyang umaangil ito ng mahina. At dito na niya nakitang nagtakbuhan na ang dalawang mga aso papunta sa kanya. Napakalaki ng mga aso. Nagalit na galit, naglalaway ang mga bibig at namumula ang mga mata. Agad na hinugot ni Isagani ang kanyang dalang itak. Itinabi niya ang kanyang dalang mga bayong doon sa gilid ng pader. At pagkatapos, napakabilis na sinalubong niya ng mga taga ang mga asong papasugod sa kanya. Agad na napaangil ang isang aso nang tamaan niya ito ng mga taga sa ulo. Agad itong bumulagta at nangingisay. Gulat na gulat ang mga aswang sa ginawang iyon ni Isagani. Hindi inaasahan ng mga ito na ganon kabilis ang kanilang kalaban. Sa isang iglap pa, agad nang naabot na din itong si Isagani ang isa pang malaking aso. Ngunit bago pa niya ito maabot ng mga taga, biglang nagbago na ito ng anyo sa pagiging aswang. Agad itong umigpaw papunta sa itaas ng pader. At pagkatapos, muling tumalon ito, papasugod na sa kanya. Napakabilis ng kilos ng mga aswang. Habang ang dalawang nakaabang sa kanya, kumilos na din ang mga ito. Nakita ni Isagani na may tumubong mga balahibo sa katawan ng dalawa. May mga pangil na ang kanilang mga bibig at humaba na rin ang kanilang mga kuko sa kamay. At pagkatapos, umaatake na din ang mga ito sa kanya. Habang ang dalawang nakita niyang nakatungtong sa ibabaw ng pader, biglang tumalo na din ang mga ito sa kanya. Ang ginawa ni Isagani, biglang gumulong ito at may kinuha ito galing sa kanyang dalang bag. Binitbit agad niya ang isang pana at pinagpapana ang dalawang papasugod na mga aswang. Tinamaan niya ang mga ito sa katawan. At pagkatapos, tumalon paatras itong si Isagani para maiwasan ang ginawang mga pagkalmot nung dalawa pa habang patuloy na pinagpapana ang mga aswang. Patay agad ang apat sa mga ito. Ngunit ang dalawang kanyang sinusundan kanina, walang kahirap-hirap na naiiwasan ng mga ito ang kanyang ginawang mga pagpana. Pansin din ni Isagani na mas mabilis ang kilos ng dalawa kumpara sa kanilang mga kasama. Nang makalapit na ang mga ito sa kanya, agad nang nagpakawala ang mga ito ng mga pagkalmot. Rinig pa niyang bulong nung matanda. Isa kang anting kilo, Ginoo. Ngunit hindi sapat ang kakayahan mo para talunin ako. Umikot itong si Isagani at hinawakan niya ang ulo ng isang aswang. Pagkatapos, niyakap niya ito galing sa likuran at ginilitan niya ito sa liig. Ngumasab ang aswang habang nagwawala ito na gustong makawala sa kanyang pagkakahawak. Ngunit kakaiba ang lakas ni Isagani na hindi man lamang kayang maiangat ng aswang ang pagkakahawak niya sa ulo nito. Sagot naman ni Isagani, "Nagkamali kayo ng kinalaban, Lolo. Isa akong mamamatay aswang. Ginawa akong mandirigma na tagapatay ng mga kampon ng kadiliman na tulad ninyo. At isusunod na kita." Sa nakita ng matandang aswang, biglang umigpaw ito patras habang nagbago na ito ng anyo sa pagiging malaking aso. At pagkatapos, mabilis na itong kumaripas ng takbo papalayo. Ngunit agad na inaasinta ito ni Isagani gamit naman ngayon ang kanyang pana.
wika ni Isagani. Hindi ka makakatakas sa akin, aswang. Pagkatapos, may mga binubulong-bulong na mga orasyon itong si Isagani sa kanyang palaso. At pagkatapos, binitiwan na niya ito. So magirit agad ang kanyang palaso, papasunod doon sa malaking aso. Ngunit, mabilis na naman na nagpalit ito ng anyo sa pagiging isang malaking ibon. At pumaitaas na ito ng lipad. Isang pag-igik ang narinig nitong si Isagani nang tamaan ang malaking ibon ng kanyang palaso. Tumarat pa nga ito doon sa puste ng kuryente nang tumagos ang kanyang palaso sa katawan ng aswang. Wika ni Isagani na naglalakad na habang nag-uusal ng dasal. Hindi pangkaraniwan ang gamit kong armas, Lulo. Sinadya itong pinagawa para sa mga kampon ng kadiliman na tulad ninyo. Nasabi iyon ni Isagani dahil habang papaangat ang lipad ng aswang na nag-anyong ibon. Hinabol kasi ito ng palaso ni Isagani na parang mayroong sariling buhay. May kinuha itong isang maliit na libro. Pagkatapos, nagpunit ito ng isang pahina. Dinasalan ito ni Isagani at pagkatapos, ibinagsak niya ito sa lupa. Biglang nahahati ito sa anim na piraso. At nang magbanggit ng tatlong banyagang salita, itong si Isagani, nasusunog ang mga maliliit na mga papel. Kasabay naman noon ang pagkasunog ng anim na mga bangkay ng mga aswang. Umuusok ang mga ito at nagliliyap. Ilang sandali pa, may mga kasamahan na dumating ang mga aswang. Wala nang inabutan ang mga ito, kundi ang mga abo ng nasunog nilang mga kasamahan. Biglang naglaho na din doon itong si Isagani sa lugar. Kinabukasan, muling naghahanda na naman itong si Isagani para mananabong. Ganon pa rin, dala niya ang dalawang bayong na may lamang mga manok na panabong, isang bag sa kanyang likuran. Naglalakad na ito, pabalik pa rin doon sa sabungan. Plano talaga ni Isagani na bago niya lisanin ang sabungan na iyon, natitiyak niyang malinis na ito at magkakaroon na ng takot ang mga masasamang loob na gumawa ng kasamaan at pandaraya. Ngunit kailangan na niyang magiging mag-ingat dahil may mga aswang din ang gumagala sa lugar ng murong. Makalipas ang ilang sandali, nakikisabong na itong si Isagani. Unang tatlong mga laban sa kanyang mga manok, lahat ay panalo. Ganon na ganon pa rin ang senaryo. Ngunit ang ikinagulat ni Isagani nang matalo ang kanyang pang-apat na panabong na manok. Kaya napatitig siya doon sa tatlong nagmamay-ari sa mga ito. Nahihiwagaan si Isagani doon sa tatlo. Unang bisis ngayon na may nakatalo sa kanyang mga manok. Hindi kasi pangkaraniwan ang dalang manok nitong si Isagani. Galing ito sa mundo ng mga engkanto. Kaya natitiyak niyang hindi ordinaryo ang manok ng kanyang kalaban. Lumabas na muna itong si Isagani. Ngunit wala pa itong balak na umuwi at umalis. Pumunta ito doon sa may tindahan at bumili ng tuba. Doon sa gilid ng tindahan, nag-iinom muna ito habang inaabangan ang paglabas ng tatlong nagmamay-ari sa manok na nakatalo sa kanyang panabong. Ilang sandali lamang, napalingon itong si Isagani nang may magsalita galing sa kanyang likod. Wika ng matanda. Bilib din ako sa lakas ng mga manok mo, kaibigan. Ngunit sadya nga lamang na nalalamangan ito ng aming panabong. Paglingon niya, nakita niya ang isang matanda na kasama doon sa tatlong nagmamay-ari sa kalaban ng kanyang manok kanina. Napaisip itong si Isagani, papanong napunta sa kanyang likuran ang matandang ito. Hindi niya nakita na lumabas ito galing doon sa loob ng sabungan.
Ramdam na din agad nitong si Isagani ang karga nito ngayon. Nagpalingon-lingon siya sa buong paligid. Nakita niya ang dalawang kasamang matanda nito doon sa unahan. Kalalabas pa lamang ng mga ito galing doon sa loob ng sabungan. Wika naman nitong si Isagani. O tatang, napahanga niyo ako sa dala ninyong panabong. Sadyang mas malakas nga ito kumpara kay sa akin. Sagot uli ng matanda. Oo, binata. Walang magagawa ang manok mong engkanto sa aming manok na dala. Hehe, huwag ka nang magtataka pa, iho, kung bakit alam namin ang tunay na katauhan ng mga panabong mo. Kung gusto mong makapaghiganti sa aming manok, pwede naman na isabak uli namin ito sa iba mo pang mga panabong. Sagot nitong si Isagani. Huwag na muna ngayon, tatang. Nawala na din ako ng gana. Kung gusto mo, bukas, muling ikakasa natin ang ating mga panabong. Tumawa lamang ang matanda at wika nito habang naglalakad na papalayo. Hige binata, aasahan ko ang mga bagay na iyan. Nang makaalis na ito, tumayo na din itong si Isagani. Balak niyang maglilibot muna sa buong lugar para maghanap ng mga halangang kaluluwa na gumagala sa lugar para makapamiktima. Balak din niyang manmanan ang lugar doon sa mga aswang, ang lugar ng kalingaw. Sumuot itong si Isagani doon sa mga eskinita. Nakita niya ang mga naglipana na mga gang at iba't ibang uri ng mga taong sa gabi ang kanilang buhay. Mga nagbibinta ng droga at mga babaeng nagbibinta ng laman. May mga nagmanman na din sa kanya at mga nagka-interes. Unang bisis kasi na nagawi itong si Isagani doon sa lugar na iyon. Kaya maraming mga mata na ang nakasubaybay sa kanya. Simula nang pasukin niya ang iskinitang ito hanggang sa may lumapit sa kanya na apat na mga katao. May dalang mga bayong kasi itong si Isagani at isang bag. Pinagkamalan ito na baka espiya o asit ng mga pulis at nagmanman doon sa lugar. Uwi ka agad nung isang lalaki. Kaibigan, maaari ba namin na makita ang laman ng mga dalamong bayong at ang nasa loob ng dalamong bag? Nagkakamot lamang sa ulo itong si Isagani habang nakatawa ito. Wika nito sa mga kalalakihan. Naku, mga manok lamang ang mga ito, mga kaibigan. At binuksan niya ito. Ipinakita niya ang kanyang dalawang bayong. Muling wika ni Isagani. Galing ako doon sa sabungan sa dulo ng lugar na ito, mga kaibigan. Sa aking pag-uwi, naligaw ako sa mga eskinita. Kaya napunta ako sa lugar na ito. Dayo lamang kasi ako sa lugar ninyo. Uwi ka nung isa pa. Wala kaming pakialam kung dayo o naligaw ka. Patingin sa dalamong bag. Napatitig itong si Isagani sa mga ito. May mga nakapaloob na mga armas pa naman ang kanyang dalang bag. Baka mapapalaban siya sa mga ito. Hindi niya pwedeng patayin agad ang mga ito hanggat hindi niya napatunayan na may mga ginagawang sobrang kasamaan ang mga ito dito sa kanilang lugar. Agad nang inilapag ni Isagani ang kanyang dalang bag, pati na rin ang kanyang dalang mga bayong. Binuksan nung isa ang kanyang bag, ngunit ang nakita nito ay ang mga nakasalansan niyang mga damit. Matapos doon, pinaalis na nila itong si Isagani. Wika nung isa. Mag-iingat ka dito sa lugar na ito, kaibigan. Naglipa na ang mga masasamang loob sa lugar na ito. Lubhang delikado para sa iyo, lalo na kung gabi at dahil isa kang dayo. Tinuruan ng mga ito itong si Isagani sa labasan ng lugar. Kaya naglalakad ng muli siya doon sa lugar palabas doon sa eskinita. Napapangiti na lamang itong si Isagani. Mabuti na lamang malakas din ang kanyang kaalaman sa mga orasyon na paninlang
hindi nakita ng mga kalalakihan ang kanyang dalang mga armas na nakapaloob sa kanyang bag. Ngunit habang naglalakad itong si Isagani, may nakita siyang komosyon doon sa unahan. Parang mayroong isang sasakyan ang hinarang ng mga nakamotor na kalalakihan. Pilit na pinababa ng mga ito ang nakasakay sa loob ng sasakyan. Pinaghampas pa nga ng mga baseball bat ang salamin ng sasakyan. Rinig na din niya ang sigawan ng mga taong nasa loob. Ilang sandali lamang, habang papalapit itong si Isagani doon sa mga ito, nakita niyang may pilit na hinahaltak ang mga kalalakihan palabas ng sasakyan, dalawang babae. Habang ang nagmamaniho naman doon sa harapan, tinutukan ng mga ito ng itak, kitang-kita ni Isagani na nasasaktan na ang dalawang babae. Kaya agad na umawat na itong si Isagani. Sa mga pagkakataon na ito, nasa kanyang harapan na ang dalang bag. Itinabi na din niya ang kanyang dalang dalawang bayong. Uwi ka ni Isagani sa mga ito. Tika muna mga kaibigan, hindi ba lamang kayo naawa sa mga babaeng iyan? Ano ba ang mga naging kasalanan ng mga iyan? Sumigaw na ang mga babae at humingi ng tulong sa kanya. Sagot naman nung isa, "Huwag kang makialam, kaibigan, kung ayaw mong madamay." May lumapit agad sa kanya na tatlong kalalakihan. Sa tingin niya, mukhang hindi madala niya ang mga ito sa matinong usapan. Nakahawak na ang kanyang kamay sa puluhan ng itak. Wikang muli ni Isagani, "Wala akong kaalam-alam sa tunay na dahilan. Ngunit hindi ko mapapayagan na saktan ninyo ang mga ito sa aking harapan." At pagkatapos sa pagsasalita nitong si Isagani, biglang nawala ito sa kanyang kinatatayuan. Sumulpot na lamang ito doon sa gilid ng sasakyan kung saan nandoon ang dalawang nagpupumiglas na mga babae habang hinahawakan at pilit na kinaladkad ng apat na mga kalalakihan. Gamit ang puluhan ng kanyang itak, binigyan niya agad ng dalawang sapak ang isa, kaya agad itong bumulagta habang nahihilo at nagdidilim ang paningin. Pagkatapos, yumuko itong si Isagani at sinapak naman niya ang sikmura nung isa. Napaluhod agad ito at nagsisigaw. Isang siko ni Isagani, tuluyan na itong bumagsak ng lupa nang tamaan niya ito sa ulo. Kaagad itong nawala ng malay. Tinaga naman ni Isagani ang mga paanong dalawa. Kaya agad na nagsisigawan ang mga ito. Ngunit alalay lamang ang mga hampas niya. Baka kasi maputol pa ang mga paa ng mga ito. Habang ang isang may hawak na itak na nakatutok doon sa driver ng sasakyan, agad niyang hinawakan ang liig nito at pinaghampas ang ulo doon sa gilid ng sasakyan. Agad na nawalan din ito ng malay. Habang ang tatlo sa mga kalalakihan, mabilis nang bumunot ang mga ito ng patalim at papasugod na rin sa kanya. Inundayan agad nila ng saksak itong si Isagani. Sabay-sabay na umaatake ang tatlo. Kaya napapatras muna itong si Isagani bago ito gumanti. Inilayo niya ang mga ito galing doon sa sasakyan. Baka kasi madamay pa ang mga babae ng mga ito. Hinawakan niya ang kamay nung isa nang saksakin siya sa kanyang likod. Hinila niya at pinilipit niya ito sabay ng pagsiko niya sa may braso. Agad niyang narinig ang paglagutok ng mga buto nito. Hinampas naman niya ang ulo nung isa gamit ang likuran ng kanyang itak. Kaya agad itong bumulagta at nawala ng malay. Ganon din ang nangyayari nung isa pa. Agad itong nawala ng malay nang tamaan ni Isagani ang mga ito ng mga sapak. Makalipas lamang ang ilang minuto, walang malay na ang mga kalalakihan habang nakabulagta ang mga ito doon sa lupa. Habang ang tatlo naman sa mga ito nagsisigaw pa rin dahil sa mga sugat sa kanilang paa at dahil na rin doon sa nabaling braso.
Lubos-lubos na nagpapasalamat sa kanya ang mga babae. Nag-alok pa nga ng pira ang isa sa mga ito. Ngunit tinanggihan ito ni Isagani. Utos din niya na kailangan nang lumayo ang mga ito agad dahil baka may mga magsidatingan pa na mga kasamahan ng mga ito. Pinaalis na agad ng mga ito ang kanilang sasakyan habang itong si Isagani walang anumang pinulot nito ang dalang mga bayong. At pagkatapos, muling nagpapatuloy sa paglalakad papalabas ng Eskinita. Bago tuluyan na umalis ito doon sa lugar, may idinikit itong si Isagani na mga papel sa dingding ng mga pader. May nakasulat na lilinisin niya ang buong lugar at patayin lahat ng mga masasamang tao. Tuluyan nang bumalik itong si Isagani doon sa kanyang ginawang pansamantalang tirahan sa may kakahuyan. May mga ginagawa agad itong mga ritual at mga orasyon para sa kanyang mga panabong. Nais niyang makaganti doon sa tatlong matatanda na tumalo sa kanyang manok na panabong. Alam niyang may mga karga ang mga iyon at hindi ordinaryong mga tao. Nais niyang isabak ang pinakamalakas sa kanyang mga alagang manok. Humingi na din ito ng gabay sa kanyang mga kaibigan na mga engkanto. Kinabukasan, maagang nagpunta doon sa sabungan itong si Isagani. Sa mga pagkakataon na ito, isang bayong na lamang ang kanyang dala at dalawang manok na lamang ang nasa loob ng bayong. Pagdating doon, agad niyang nasipat ang tatlong matatanda na nasa gilid ng isang tindahan na parang siya talaga ang inaabangan ng mga ito. Nagkatitigan agad sina Isagani at ang tatlong matatanda. Waring hinahamon niya nang titigan ang mga ito. Ngunit sa isang iglap, biglang nagiging halimaw sa kanyang paningin ang tatlo. Pagkurap naman niya sa kanyang mga mata, bumalik naman agad ang tunay na anyo ng mga ito sa pagiging mga normal na mga matatanda. Sa kanyang isip, mukhang may pahiwatig ang kanyang mga nakita sa tatlong ito. Nilapitan ni Isagani ang mga ito at wika niya. Magandang araw sa inyo. Ito na, dala ko na ang aking panabong. Maaaring muling maglalaban ngayon ang ating mga manok. Tumayo din agad ang tatlo at wika nung isa. Hehe, mabuti kung ganon binata. Tara na at sabay na tayong pumasok sa loob ng sabungan. Ngunit nang magkasabay na ang mga ito sa paglalakad, may naramdamang malamig na ihip ng hangin itong si Isagani sa kanyang batok. Parang may umihip nito. Maagap na gumawa siya ng mga orasyon at lihim na nagbitiw ito ng mga palipad hangin na pangwasak. At ilang sandali, tumawa ang isang matanda na nasa kanyang likuran. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Nakaramdam agad ng kakaiba itong si Isagani. Sa kanyang isip, mukhang may mga tangan ang mga ito na aral sa kaliwa. At mukhang may plano ang mga ito na masama sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, naikasa na ang kanilang bakbakan. Malaki din ang naging pusta ng kanilang mga manok. Ngunit sa pagkakataon na ito, sigurado na itong si Isagani na mananalo ang kanyang manok laban sa mga ito. Ilang sandali pa, nasa loob na ng luna ang mga ito. May kinuhang buti ng langis itong si Isagani at ipinahid niya ito sa tari ng kanyang panabong. Pagkatapos, may binubulong-bulong ito ng mga banyagang salita sa kanyang manok. Habang doon sa kabila, nakatitig lamang sa kanya ang tatlong matatanda. Ilang sandali, simula na ng bakbakan. Binitiwa na ni Isagani ang kanyang panabong. Agad itong sumingasing at umataki sa kalaban na manok. Ganon din ang manok ng tatlong matatanda. Nang mapang-abot na ang mga ito sa ere, agad na nagpapalitan ang mga ito ng mga pagpalo.
malakas din ang manok ng tatlong matatanda. Mas nakauna pa ito na nakatama ng sunod-sunod sa kanyang manok. Nakita ni Isagani na may sugat na agad ang kanyang manok, ngunit hindi siya nabahala. Hindi pangkaraniwang manok ng engkanto ang kanyang dala ngayon. Naghihiyawan na ang mga nakasugal sa manok ng kalaban. Mas nakakalamang na kasi ang manok na kulay pula sa manok nitong si Isagani na ugis. Muling umatake ang kalaban na manok. Nakadipa na ang mga pakpak at nanindig na ang mga balahibo sa may liig. Buong tapang na nagpakawala na naman ito ng mga pagpalo. Sunod-sunod ang mga ginawa nitong palo at pagtuka. Ang manok naman ni Isagani biglang umatake din ito galing sa baba. Inatake nito ang kanyang kalaban sa may bandang tiyan. Muling nagkapalitan ang mga ito ng mga pagpalo at pagbagsak ng mga ito sa luna. Biglang sumuray-suray na ang manok na pula. Ngunit hindi pa tapos ang manok ni Isagani. Tuloy-tuloy ito na umatake. Muling tinamaan ng mga palo ang manok na pula at ilang sandali pa, kapwa bumagsak na ang mga ito. Ngunit mas naunang nakatayo ang manok nitong si Isagani. Kapwa na may sugat na ang mga ito, ngunit mas malala ang manok ng mga matatanda. Hanggang sa muling tamaan ito na nagiging dahilan para agad itong mangingisay. Napapangiti na itong si Isagani habang nakatitig doon sa tatlong matatanda na hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala. Habang ang mga nakapusta na naman sa manok ni Isagani ang mga naghiyawan sa tuwa, ngunit mas malakas na ngayon ang kanilang mga sigaw dahil sigurado na silang panalo na sila sa laban na iyon. Tumitig kay Isagani ang mga matatanda. Pagkatapos, ngumisi ang mga ito. Kinuha ni Isagani ang napanalunan niyang pira at lumabas na ito ng sabungan. May balak na itong si Isagani. Plano niyang tuklasin ang totoong pagkatao ng tatlong matanda. Ngunit ilang oras na itong naghihintay sa labas. Tulad kahapon, biglang nawala na naman ang mga ito. Ni hindi nga niya nakitang lumabas ang tatlong matatanda doon sa sabungan. Sinipat na niya ang kalubluuban ng sabungan, ngunit wala na talaga ang mga ito. Ilang sandali pa, nagpasyang umuwi na muna itong si Isagani doon sa kanyang pwesto. Habang papauwi ito, may nakita itong mga nagkukumpulan doon sa ilang mga kabahayan na nasa dulo na ng lugar doon sa labasan ng sentro. Nakiusyoso itong si Isagani para kasing may puwersa ang humihila sa kanya para lapitan ang mga ito. Pagdating doon, nakita niya na may mga nag-iiyakan at mayroong dalawang bangkay ang nakahiga sa banig na nasa labas. Agad na nagtatanong itong si Isagani doon sa mga taong nandoon. Sagot naman ng kanyang napagtanungan na ang dalawang batang ito simula pa kahapon hindi makita at mahagilap ng kanilang mga kamag-anak. Galing daw ang dalawang ito doon sa kanilang paaralan at hindi na nakauwi. Nakita na lamang ang bangkay ng mga ito doon sa gilid ng kakahuyan. Isang magsasaka ang nakakita sa dalawa. Wakwak na ang dibdib ng dalawa at nawala ang ilang lamang loob ng dalawang bata. Kaya agad na pumasok sa isip nitong si Isagani na mga aswang ang may gawa sa mga ganitong uri na kamatayan. Nagtatanong pa itong si Isagani kung wala ba silang napansin na kahinahinala na mga taong umaaligid, hanggang sa mayroong nakapagsabi na may nakita silang tatlong matatanda ang dumaan sa kanilang lugar. Lumabas daw ang mga ito galing doon sa kalubluuban ng kakahuyan at sa kanilang pormahan, halatang mga mananabong ang mga ito dahil sa kanilang dalang mga manok. Ang kanilang ipinagtataka lamang kung bakit lumabas ang mga ito doon sa kakahuyan, samantalang sa kanilang pagkakaalam, walang anumang bahay ang nakatayo doon sa lugar ng kakahuyan.
agad na napaisip muli itong si Isagani. Tatlong matatanda na mananabong. Sa kanyang isip, baka ang sinasabi ng mga ito ay ang tatlong matatanda na nakakalaban niya doon sa sabungan. Umalis na itong si Isagani, ngunit papunta doon sa mga kakahuyan. Naghihintay ito doon hanggang sa pagsapit ng gabi at nagbaka sakali na makikita niya doon ang tatlong matatanda. Ngunit makalipas ang ilang oras, wala siyang nakitang anumang mga nilalang. Kaya nagpasyang umuwi na muna itong si Isagani. Bukas, wala na siyang balak na manabong pa. Ang gawin niya, manmanan ang tatlong matanda at sundan ang mga ito. Gagamitin na niya ang kanyang mga kaalaman sa mga orasyon para hindi siya matamaan ng malakas na sabulag. Batid niyang may mga ginagawang orasyon ang mga matatandang iyon na nagiging dahilan na hindi niya nakikita ang mga ito. Ilang sandali pa, bago natulog itong si Isagani, inihanda na niya ang lahat ng mga kagamitan na gagamitin niya bukas. Kinabukasan, maagang umalis itong si Isagani. Bumalik ito doon sa sabungan at siya na naman ngayon ang nakaupo doon sa may tindahan habang pinagmasdan ang mga paparating na mga sabungero. Ngunit sa isang iglap, may naramdaman siyang pwersa sa paligid. Nag-iinit na din ang kanyang suot na kwintas. Kaya alam nitong si Isagani na may nilalang sa kanyang paligid. Nang may biglang magsalita sa kanyang likuran, wika nito. Mukhang maaga ka yata, binata. O bakit wala kang dalang mga manok? Paano yan? Hindi tayo magkakatapatan ngayon. Ngunit laking gulat ng matanda nang kumurap ito at biglang nawala itong si Isagani sa kinauupuan nito. Napalingon na lamang ang matanda nang mayroong magsalita sa kanyang gilid. Lolo, mukhang nag-iisa ka yata. Nasaan na ang dalawa mong kasama? Habang nakangiti itong si Isagani, napalingon sa kanya ang matanda. At mabanaag mo pa rin ang pagkagulat sa mukha nito. At ilang segundo ang nakalipas, ngumiti na ito sa kanya. Wika ng matanda. Tama nga ako sa aking hinala, binata. Hindi ka pangkaraniuhan. Hehe, o siya, mauuna na ako sa iyo. Mananabong pa kami. Ngunit nakita agad ni Isagani na bumuka-buka ang bibig ng matanda. Alam niyang may ginawa itong mabilisang pag-usal at paglingon ni Isagani. Nakita niya ang dalawang matanda na kasama nito. Nasa pasukan na ng sabungan. Matyagang naghihintay itong si Isagani. Balak na sana niyang markahan niya ang matanda kanina para masundan niya ito kung saan man papunta ang tatlo. Ngunit ramdam niyang naunahan siya nito. Minarkahan siya ng matanda at hinayaan lamang ito ni Isagani. Kung balak ng mga ito nasundan siya, mas nakakabuti pa nga. Hindi na naghihintay si Isagani na makalabas ang tatlong matatanda. Agad siyang naglalakad papunta doon sa kakahuyan. At makalipas ang ilang mga minuto, pagdating doon, agad siyang nahiga doon sa malaking mga ugat ng puno ng kahoy. Dito siya maghihintay sa tatlong mga matatanda. Pumikit muna itong si Isagani. Maaga pa, batid niyang masayang nakipagsabong pa ang mga ito doon sa sabungan. At lumipas ang mga oras, pagpatak ng hapon, agad na napansin ni Isagani ang biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Parang may hatid na pwersa galing sa kaliwa. Bulong nitong si Isagani. Mukhang nandirito na ang mga kampo ng kadiliman. Nakapikit pa rin itong si Isagani, ngunit matalas na ang kanyang pakiramdam sa buong paligid. Nakapatong ang kanyang dalangbag sa kanyang dibdib habang nakahawak na ang kanyang kanang kamay sa puluhan ng kanyang itak at ang isang kamay naman nakapatong doon sa kanyang noo. Medyo may kadiliman ang lugar
dahil sa malalagong mga kakahuyan. Nang may biglang narinig na tawa ng matanda, itong si Isagani. Pumain lang ito doon sa kakahuyan. Nang magmulat ng mata si Isagani. Wala naman siyang nasipat na anumang tao doon sa paligid. Makalipas lamang ang ilang sandali, may narinig siyang iyak na galing sa isang babae. Tumayo na itong si Isagani. Hinugot niya ang kanyang dalang itak at isinuksok ito sa kanyang tagiliran, habang kinuha na din ito ang dalawang punyal at ang isang pana. Pinakinggan niyang mabuti ang pinanggagalingan ng iyak na iyon. Napakatinis ng iyak nito at parang nasa ilalim din ng lupa. Dahan-dahan siyang naglalakad at sinundan ang pinanggagalingan ng iyak doon sa kakahuyan, hanggang sa sapitin na niya ang isang sapa. Doon sa gilid ng batuhan, may nakita siyang isang babae ang nakaupo sa lupa. Nakayuko at nakalugay ang mga buhok, kaya hindi masyadong kita ni Isagani ang pagmumukha nito. Nakasuot ng kulay puti na damit at ang nakakakilabot, punong-puno ang damit nito ng mga dugo. Ngunit gayon paman, alam nitong si Isagani na hindi ito tao. Ramdam niya ang kakaibang pwersa galing nito. Wika nitong si Isagani, "Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan at huwag kang magsisinungaling, dahil papatayin kita sa oras na magsinungaling ka." Dito na tumigil sa pag-iyak ang babae at dahan-dahan na nag-angat ito ng mukha. Dito nakita ni Isagani ang napakapangit nitong hitsura. May mga bahid ng taga ang pagmumukha nito. May tumatagas na dugo galing sa kanyang ilong, tainga at bibig. Dito na din unti-unting tumayo, habang matalim ang pagkatitig nito sa kanya. Sa mga pagkakataon na iyon, medyo mas madilim na ang buong paligid. Mag-alasays na kasi ng hapon. Makalipas lamang ang ilang sandali, bigla itong sumigaw ng napakalakas, napakatinis ng busis nito na pumain lang sa kakahuyan. Mabilis na din itong tumakbo papunta kay Isagani, habang nakataas ang mga kamay na parang nakahandang sasakalin itong si Isagani. Wika ni Isagani, "Binalaan na kita, nilalang." Umihip sa hangin itong si Isagani, habang mayroong mga iniusal-usal. At ilang sandali lamang, kita ni Isagani na napadilat ang mga mata ng babae na papasugod sa kanya at napatigil din ito sa pagtakbo. Pagkatapos, agad itong nagpalingon-lingon sa buong paligid. Malakas ang ginawang sabulag na iyon ni Isagani, kaya hindi na siya nakita at naramdaman ngayon ng nilalang. Mabilis nang kumilos na itong si Isagani. Nakita niya kasing may mga nagsilabasan na doon sa mga puno ng kahoy na mga maliliit na nilalang na kulay itim. Napakaitim ng katawan ng mga ito, at tanging bibig at mata na kulay pula ang makikita mo sa napakaitim na anyo ng mga ito. Hinugot muli ni Isagani ang kanyang dalang itak, at walang ano-anong pinugutan niya ng ulo ang babae na nasa kanyang harapan. Gumulong ang naputol nitong ulo sa lupa. Sumirit ang dugo galing sa liig nito at natumba ang katawan sa lupa habang nangingisay, hanggang sa naaagnas na ang katawan nito. Pagkatapos na mapatay iyon ni Isagani, mabilis na umindak ito sa lupa ng isang bisis at itinarak niya ang kanyang dalang patalim sa lupa kasabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. Lahat ng mga nilalang na papasugod sa kanya, lahat ng mga nilalang na kulay itim at mga maliliit, nabuwal ang mga ito sa lupa at isa-isang naglaho. Pagkatapos, wika nitong si Isagani, "Lumabas na kayo. Alam kong nasa paligid lamang kayo at nagtatago.
ano ang dahilan na magtatago pa kayo? Ako ang kailangan ninyo, hindi ba? Minarkahan niyo ako doon sa sabungan para ako ay masundan. Gusto ninyo akong labanan. Hindi ko kayo uurungan. Gusto ko na din natapusin kayo. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang dalawang estudyante doon sa bayan. Kaya walang kapatawaran ang mga ginagawa niyong kasamaan. Ilang sandali pa ang lumipas, nagpakita na ang isa sa tatlong matatanda. Nakatayo ito doon sa tabi ng isang punong kahoy, habang nagpakita na rin ang isa pa na nandoon sa itaas ng sanga ng puno. Ngunit hindi pa nagpapakita ang isa. Ngunit ramdam at alam ni Isagani na nasa paligid lamang ito. Mabuti at nagpakita na kayo. Ngunit makulit pa rin ang isa ninyong kasama. Kahit na alam ko na ang kanyang pinagtataguan, ayaw pa rin itong magpakita. Sagot naman nung isang matanda. Hihi, nakakamangha naman ang lakas mo, Ginoo. Mukhang nagkakamali yata kami ng binangka. Ngunit wala nang atrasan ito. Tingnan natin ngayon ang lakas mo laban sa aming tatlo. Pagkatapos pa lamang na makapagsabi ang matanda sa mga katagang iyon, biglang nawala na itong si Isagani sa kanyang kinatatayuan. Napakabilis nitong tumakbo papunta doon sa isang napakalaking puno na sa gilid ng ilog, at makalipas lamang ang ilang segundo, pagdating doon, mayroong hinampas itong si Isagani gamit ang kanyang kamay doon sa puno ng kahoy. At sa isang iglap, may hawak na itong si Isagani na isang matanda na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat pa nga at hindi makapaniwala na nahanap agad siya nitong si Isagani. Wika nitong si Isagani. Sabi ko na sa inyo, alam ko na ang mga pinagtataguan ninyo. Hinablot na ito ng tuluyan ni Isagani at inihampas doon sa batuan. Sa lakas ng pagbalibag ni Isagani sa matanda, napaungol pa nga ito nang tumama ito sa batuhan. Pagkatapos nang bumagsak na ito sa lupa, agad itong namimilipit sa sakit. Sa mga pagkakataon na iyon, nakita niyang napakabilis na din na umibis ang dalawa pang matanda. Sa sobrang bilis ng mga ito, parang hindi na sumasayad sa lupa ang kanilang mga paa. Ang isa sa dalawa, mabilis nang umatake ito kay Isagani na may hawak na tungkod, ngunit may mga patalim ang dulo. Kita na din itong si Isagani na nagbago na ang itsura ng mga ito. Nangingitim ang buong katawan, may mga mahahabang mga kuko at pangil, at mas lumaki pa ang kanilang mga ulo at napapanot na ang kanilang mga buhok. Agad naman na naiwasan iyon ni Isagani nang makita niyang bumuka-buka ang bibig ng isang matanda. Agad siyang umindak sa lupa at nagsambit ng tatlong banyagang salita. Biglang napatigil sa pag-uusal ng orasyon ang isang matanda. Ang ginawa kasi ni Isagani, isang mabisang pangontra sa mga orasyon, isang malakas na kaalaman na taglay nitong si Isagani. Kaya nakita niyang mas nangangalit na sa galit ang matanda. Muling umatake ito sa kanya. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, biglang nabali ang mga maliliit na sanga ng mga puno ng kahoy sa paligid. Nagiging matulis na bagay ang mga ito at papunta na kay Isagani. Nagulat din itong si Isagani sa ginawa ng matanda, dahil malakas din na kaalaman ang ginawa nito ngayon. Mabilis niyang itinarak ang dalawa niyang patalim sa lupa at gumawa siya ng paikot na hugis doon sa lupa. Bago pa siya matamaan ng mga ito, agad na itong nagsibagsakan sa lupa na parang mayroong isang napakalakas na kalasag ang nakaharang sa mga ito. Hindi tumagos ang mga ito sa ginawang pabilog na hugis nitong si Isagani. Bago din makalapit ang matanda, biglang sumulpot itong si Isagani sa likuran nito.
Mayroong isang maliit na pabilog na hugis din ang sumulpot doon. At pagkatapos, hinawakan ni Isagani ang ulo ng matanda at ibinagsak niya ito sa lupa. Wala na siyang sinayang pa na sandali. Itinarak niya agad ang kanyang hawak na itag sa liig ng matanda na agaran na ikinasawi ng nilalang. Tulad nung katawan ng babae kanina, naaagnas na din agad ang katawan ng matanda. Habang papasugod na din sa kanya ang dalawa pang matanda. Ang ginawa kasi kanina ng isang matanda, tinulungan muna nito ang inihagis ni Isagani doon sa batuhan. Ngunit nang makita nilang nahuli na ni Isagani ang kasama nilang matanda, nagsumigaw na ang mga ito at mabilis nang tumakbo papa-atake sa kanya. Ngunit tulad kanina, nawala na naman itong si Isagani sa kanyang kinatatayuan at mayroong isang maliit na pabilog na hugis na naman ang sumulpot doon sa gilid ng isang malaking puno ng kahoy at lumabas na naman doon sa ilalim ng lupa itong si Isagani at inabot agad ang dalawang matanda. Sa bilis ng kanyang ginawa, agad niyang naabot ang isa sa dalawa habang ang isa naman sa mga ito mabilis na napatalon pa atras. Ang naabot ni Isagani, agad itong bumulagta sa lupa nang tamaan ng kanyang mga pagtaga. Pagkatapos, itinarak niya ang kanyang itak sa dibdib nito. Agad itong napangasap at tulad nung isa, unti-unting naaagnas na din ang katawan nito hanggang sa magiging buto na lamang. Wika nung isang matanda, "Isang portal sa ilalim ng lupa. Kaya mong magpalipat-lipat sa pamamagitan nito. Kaya ganun na lamang kabilis na makalipat ka ng lugar. Isang napakalakas na kaalaman." Mabilis nang gumawa ng mga orasyon ang isang natirang matanda. Gumawa ito ng mga pangwasak. Nais niyang sirain ang ginawang portal na lagusan nitong si Isagani. Kailangan niyang maisara ito habang nasa ilalim pa ng lupa itong si Isagani. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, biglang nawala ang binata sa kinatatayuan nito. Sa isip ng matanda, dumaan na naman ito sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng isang portal para agad na makalipat ng lugar. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis nang hinampas niya ang lupa ng tatlong beses habang may mga sinasambit na mga banyagang salita. Ramdam niya ang biglaang pagkayanig ng kakahuyan at pagkatapos tumayo na ito at nakikiramdam. Makalipas lamang ang ilang segundo, napamura na ito nang may makitang biglang sumulpot na pabilog na hugis sa lupang kanyang kinatatayuan. Napamura siya dahil hindi niya nawasak ang orasyon at ritual ng binata. Mabilis niyang inihanda ang kanyang tungkod na may mga matatalas na bagay sa dulo. Inaabangan niya ang paglitaw ni Isagani doon sa gitna ng pabilog na hugis. Ngunit biglang napaigik ang matanda nang may tumarak na matalas na itak sa kanyang likuran. Kita pa nga niya ang dulo ng itak nang tumagos ito sa kanyang dibdib. May mga tumutulo pang dugo. Paglingon niya, nandoon si Isagani sa kanyang likuran. Wika nito sa kanya, "Hindi mo ako matatalo ng ganyang mga paraan lamang. Tanda, wala ako sa ilalim ng lupa. Nilinlang lamang kita sa pabilog na hugis na iyan. Ang ginawa ko, mabilis akong umatake padaan sa likod ng mga kakahuyan. Masyado ka kasing abala sa pagmanman sa paligid kung saan susulpot ang hugis na iyan. Kaya katapusan mo na ngayon, matandang amaranig." At nang hugutin niya ang nakatarak na itak galing sa likuran, agad itong bumagsak sa lupa. Habang tulad noong mga naunang mga matatanda, unti-unting naagnas na din ang katawan nito. Napabuntong hininga itong si Isagani. Napabuga ito ng hangin. Hindi rin basta-basta ang mga nakaharap niya ngayon. Mga malalakas din ang mga ito.
Tumahimik na ang buong paligid ng kakahuyan. Tahimik at madilim na ang gabi. Naglalakad na itong si Isagani pabalik doon sa kanyang ginawang tirahan sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Kinabukasan, dating gawi, nandoon na naman ito sa sabungan. At sa mga pagkakataon na ito, may mga kakilala na itong si Isagani. Nahihirapan na din itong makahanap ng makakatapat na manok dahil lahat ng mga kilala na malalakas ang mga panabong, tinalo ang mga iyon sa manok nitong si Isagani. Ngunit nagpapatuloy pa rin ito sa pagmanman doon sa sabungan na iyon para masigurado niya na wala na talagang mga mandaraya pa doon sa sabungan. Bago nilisan niya ang lugar na iyon, may mga idinikit muna itong mga papel na may nakasulat na mga pagbabala sa mga taong mandaraya sa sabungan at mga masasama ang kalooban. Sa mga sumunod na mga araw, ibang lugar na naman ang pinuntahan nitong si Isagani. Nandoon na naman ito sa lugar na tinatawag na Kawasan. Nasa dulo na ito ng lugar ng Murong. At tulad doon sa kamalig na lugar, maraming mga masasamang tao ang naglipa na sa lugar na ito at lulong din sa sabong halos lahat ng mga nakatira dito sa lugar. Medyo nasa dulo na kasi ito ng lugar, kaya makikita mo na ang mga bulubundukin sa lugar na ito. May mga palayan na din at mga maisan. Malayo na kasi ito doon sa sentro ng Murong. Ang ginawa nitong si Isagani, kumuha ito ng mauupahan na kwarto. Ngunit dahil nga malayo na ito sa sentro ng lugar, isang kubo ang kanyang naupahan. Ang nagmamay-ari nito ay isang sabungiro, itong si Mang Tiban. Mura lamang ang upa ni Isagani dahil bukod sa maliit ang kubong iyon, medyo luma na din. At sa tingin pa nga niya, kung tatamaan ito ng malakas na hangin, tiyak niyang babagsak na agad ito at bibigay. Ngunit para kay Isagani, isang magandang lugar ito para sa kanya. Malayo na kasi ito sa mga kabahayan. Nakatayo kasi ang kubong iyon doon sa gilid ng palayan. Ginawang imbakan ito dati ng mga aning palay at mais nitong si Mang Tiban. Ngunit dahil nga mayroon na itong bagong mas malaki na kubo na imbakan ng kanilang mga ani, napabayaan na ang kubong ito. Dahil nga sa pagdating nitong si Isagani sa lugar na iyon, may dala itong mga bayong na may lamang mga panabong na manok. Agad na alam nitong si Mang Tiban na isang mananabong itong si Isagani. Kaya isang araw, bisita nitong si Isagani si Mang Tiban kasama ang dalawang alalay ng matanda. Agad nitong niyaya si Isagani na mananabong sila sa tumana kung saan nandoon ang pinakamaraming mga sabungero sa kanilang lugar. Agad naman na pinaunlakan ito ni Isagani. Iyon nga ang kanyang ipinunta sa lugar na ito. Magkasamang nagpunta doon sa sabungan sina Isagani at Mang Tiban. Kasama naman ng matanda ang tatlo nitong mga tauhan. Dala nila ni Mang Tiban ang dalawa nitong mga panabong, habang dalawang manok din ang dala nitong si Isagani. Isang bayong na lamang ang dala nito ngayon. Ngunit itong si Mang Tiban, kilala talaga ito doon sa kanilang lugar bilang Manyuyupi. Kaya marami na ang mga umiiwas sa matandang ito. Kilala din itong Mandaraya. Kaya pagdating doon sa sabungan, nagulat pa nga itong si Isagani nang mapag-alaman niya ang plano nitong si Mang Tiban. Pinulong na nito ang mga kakilala at ang kanyang mga bata. May mga kasabwat na din ito doon sa loob ng sabungan. Marami kasing dayo, kaya ganun na lamang ang kapursige nitong si Mang Tiban na makapamiktima. Napakamot na lamang sa ulo itong si Isagani sa kanyang isip. Mukhang ang kanyang magiging problema at uunahin ay ang matandang ito. May mga ginawa agad na orasyon itong si Isagani. Nakita kasi niyang may ipinalunok na tablita itong si Mang Tiban sa kanyang manok
Agad niyang pinabaunan ito ng malakas na orasyon. Kaya nang magsimula na ang sultada, alam ni Isagani na sa kabila pumusta ang grupo nila ni Mang Tiban. Dahil nga, nakakasiguro na kasi ang mga ito na matatalo ang kanilang manok. Dahil binigyan ito ng pampahina na tablita nitong si Mang Tiban. Habang itong si Isagani, pumusta pa rin ito sa panabong ng matanda. Kaya nagtataka ang grupo nila ni Mang Tiban. Dahil imbis na humina ang manok nitong si Mang Tiban, biglang mas lumakas pa nga ito. Hindi na nakapurma ang manok ng kalaban. Nang sunod-sunod na atakihin ito ng manok ng matanda, makalipas lamang ang ilang sandali, nangingisay na ang manok ng kalaban at hindi makapaniwala ito na natalo ang kanyang manok. Hilaw ang pagkatuwa sa mukha nitong si Mang Tiban. Sobrang naiinis ito sa kanyang mga tauhan. Sa kanyang ginawa kasi, hindi lamang siya ang natalo sa pustahan na iyon, pati na rin ang kanyang mga kasabwat na nandoon sa sabungan. Wika nitong si Isagani, "Hanip naman ang lakas ng manok mo, Mang Tiban. Hindi pa nga naisabong ang aking dalang mga manok. Ito na, nananalo na ako." Ngunit hindi iyon pinansin itong si Mang Tiban. Agad nang kinausap nito ang tatlong mga tauhan at galit na galit, ilang sandali pa, nakahanap na ng makakalabang manok itong si Isagani. Agad na inihanda na niya ang kanyang panabong. Kahit na wala sa mood itong si Mang Tiban, pumusta pa rin ito sa manok ni Isagani. At nang maikasa na ang pustahan, nagsimula na ang sultada. Agad na umarangkada ang manok nitong si Isagani. Napakabilis na umatake ito sa kalabang manok. Gulat na gulat ang lahat ng mga mananabong na nakasaksi doon sa sabungan. Lalong-lalo na itong si Mang Tiban. Hindi nito inaasahan na ganon ang magiging kalakasan ng dalang manok nitong si Isagani. Umaatikabong mga pag-atake ang ginawa nito sa kalabang manok hanggang sa mapuruhan agad ito at mapatay. Dito nakabawi itong si Mang Tiban. Apat na sultada pa bago na naman mailaban ni Mang Tiban ang kanyang panabong na manok. Sa mga pagkakataon na ito, pangiti-ngiti na ito habang nakipag-usap kay Isagani. Talagang napabilib ito ng sobra sa ginawa ng manok ni Isagani. Ngunit makalipas lamang ang dalawang sultada, biglang nagkagulo na doon sa sabungan. Mayroong nagkasuntukan agad doon sa kabilang bahagi. May mga bumunot pa ng baril at mga patalim. Nandaya pala ang isang grupo tulad sa ginawa nitong si Mang Tiban sa kanyang manok. Mayroong nakakita sa ginawa sa kanyang sariling panabong para mapahina ang katawan nito at matalo sa mismong labanan. Agad na kinupronta ito ng kanilang kalaban, kaya ganun agad ang senaryo. Agad na nagkagulo doon sa sabungan. Dahil may mga tanod naman ang nandoon, agad na naawat ang mga ito. Nagpapatuloy sa pananabong sina Isagani at itong si Mang Tiban. At sa muli, sinubukan pa nitong si Mang Tiban na muling gawin ang mandaraya. Ngunit tulad nung unang laban nito, ginawa naman ni Isagani ang nararapat. Nanalo pa rin ang manok nitong si Mang Tiban. At simpre, natalo siya dahil doon siya sa kabila pumusta. Nag-iinit na ang ulo nito at sinabon ng mura ang kanyang mga tauhan. Nalagay din sa alanganin ang kanyang sitwasyon dahil nga galit na sa kanya ang kanyang mga kasabwat sa pagkatalo nila ng malaking halaga. Agad itong nadesisyon na makauwi. Sumama na din sa pag-uwi itong si Isagani. Ngunit plano nitong bumalik doon sa sabungan. Kailangan niyang warningan ang mga mandaraya na nasa sabungan. Makalipas pa ang ilang mga minuto, may mga ginagawang sulat at idinikit ito ni Isagani doon sa gilid ng sabungan sa paglalim ng gabi. Isang babala ito na kamatayan ang sasapitin ng mga mandaraya. Ngunit nga dahil sa parang sakit na ang dayaan doon sa lugar, walang naniniwala
at natakot sa ginawa ni Isagani. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, muling nanabong sina Isagani at itong si Mang Tiban. Ngunit ganun na ganun pa rin ang ginagawa ng matanda. Mabait naman itong si Mang Tiban sa kanyang pamilya. Ngunit talagang nahawaan na talaga ito sa pagiging mandaraya. Dahil ang kalakalan sa lugar na iyon ay dayaan talaga. Ngunit kahit na ganun pa man, marami pa rin dumadayo ng mga sabungiro sa lugar na iyon. Isang gabi, nagmanman itong si Isagani doon sa lugar. Kahapon kasi, may patayan na nagaganap sa lugar ng sabungan. Ang mga pinatay ay ang mga sabungirong may nakakaalitan noong nakarang araw. Hanggang sa mapadpad itong si Isagani doon sa isang lugar kung saan nakita niya itong si Mang Tiban. Maghating gabi na iyon. Ngunit nagtataka itong si Isagani kung bakit nasa labas pa itong si Mang Tiban. Kaya sinusundan niya ito hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa isang lumang gusali. Parang inabandonadong gusali na iyon at gamit ang kanyang mga kakayahan para hindi siya mapansin o makita ng mga taong nasa paligid. Gumagawa agad ito ng mga malalakas na mga sabulak. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na itong si Isagani doon sa kaloob-looban ng gusali hanggang sasapitin ang ikalawang palapat. Nakita niya itong si Mang Tiban na may kausap na sa tingin ni Isagani mga membro ng sindikato ang mga ito. Dahil may mga hawak na mga baril, halos lahat ng mga kalalakihan. Rinig niyang sabi ng pinuno ng grupong kausap ni Mang Tiban. "Tiban, isang linggo na ang nakaraan. Huling araw mo na bukas. Alam mo kung sino ako, Tiban. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin sa iyo." Nangangatal na ang sagot naman itong si Mang Tiban. "Busrik, pangako bukas na bukas din, ibibigay ko na ang pira na hinihingi mo. Huwag kayong mag-alala, may naisip na akong paraan." Biglang sinakal ng pinuno ng grupo itong si Mang Tiban at pagkatapos may binunot itong isang patalim at wikan ito sa matanda. "Ito ang tandaan mo, Tiban. Kapag niluloko mo at pinaasa mo lamang ako, hindi lamang ikaw ang aking papatayin, kundi ang buong mong pamilya." At isang sapak ang pinakawalan nito na tumama sa panga nitong si Mang Tiban. Bumulagta ito sa sahig. Pati na rin ang dalawang tauhan ito. Nakatikim din ang mga ito ng mga suntok at pagsipa. Wikang muli ng pinuno ng grupo. "Umalis ka na bago pa magdilim ang aking paningin. Siguraduhin mo bukas na madadala mo na ang pirang hinihingi ko. Dahil kung hindi, kahit saan pa kayo magtago, hahanapin ko pa rin kayo." Nagulat itong si Isagani sa kanyang narinig. Pakiwari niya, mukhang membro ng isang napakalaking sindikato itong si Mang Tiban at nanganganib ang buhay nito ngayon at ng kanyang buong pamilya. Nagulat itong si Isagani sa kanyang narinig. Pakiwari niya, mukhang membro ng isang malaking sindikato itong si Mang Tiban at nanganganib ang buhay nito ngayon at ang kanyang buong pamilya. Kinabukasan, maagang nakita niya itong si Mang Tiban na nandoon sa kanyang manukan. Ang akala niya, nagpapakain lamang ito sa kanyang mga alagang mga manok. Ngunit sa kanyang isip, bakit wala ang kanyang mga alalay? At nakaupo lamang ito habang malayo ang tingin. Nilapitan ito ni Isagani. "Magandang umaga, Mang Tiban. Mukhang malayo yata ang ating iniisip. May problema ba tayo?" Nagulat pa nga ang matanda at napatitig agad kay Isagani. Hindi nito nakita ang ginawang paglapit nitong si Isagani at sagot naman ito. "Ikaw pala, Isagani. Nakakagulat ka naman. Ito, mayroon lamang akong kaunting problemang iniisip.
Ano ang kailangan mo sa akin, Isagani? Ang sagot naman itong si Isagani, nais kong makatulong Mang Tiban. Kung magtitiwala ka lamang sa akin, sabihin mo sa akin ang iyong problema. Baka may maitulong ako sa iyo. Tumayo itong si Mang Tiban at humakbang na ito pabalik doon sa kanyang bahay habang uwi ka ng matanda. Wala ito Isagani, maliit lamang ito na bagay. Hindi maliit na bagay kung kaligtasan ng pamilya mo ang nakakasalalay, Mang Tiban. Ang sagot nitong si Isagani at sa narinig ng matanda, napatigil ito sa kanyang paglalakad at lumingon ito kay Isagani. Takang-taka ang pagmumukha nito. Bumalik itong si Mang Tiban sa paglapit kay Isagani. Wika ng matanda, ano ang ibig mong sabihin, Isagani? Alam mo, ang ibig kong sabihin, Mang Tiban, alam mo, sobrang napakahiwaga ng mundo. May mga taong nagpagalagala sa kalupaan para putulin ang mga kasamaan ng mga taong walang pinaniniwalaan na Diyos. Sa dami ng mga masasamang tao, kinakailangan na nitong patayin ang ilan at nang mabawasan man lamang ang mga kasamaan. At isa ako sa mga taong iyon, Mang Tiban. Nakita kita kagabi na lumabas at may pinuntahan. Huwag mo nang itanong kung ano ang mga nalalaman ko. Ngunit sa aking tingin, kailangan mo ng tulong. Handa akong tulungan ka. Nangungunot ang noo nitong si Mang Tiban habang nakikinig kay Isagani. Sa lalim ng mga pinagsasabi nito, hirap siyang maintindihan ang mga bagay na iyon. Kaya sinabi na lahat ni Isagani ang lahat ng kanyang mga nalalaman, pati na ang mga ginagawang mga pandaraya ng grupo nila ni Mang Tiban doon sa sabungan. Kaya napayuko na lamang itong si Mang Tiban at hindi nagtagal, sinabi na nito ang lahat ng mga nagaganap at ang nagiging dahilan kung bakit galit na galit sa kanya ang pinuno ng sindikato. Ang dahilan pala nito, may ipinakalat pala itong mga bato doon sa kanilang lugar. Katuwang nitong si Mang Tiban sana ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang tinutukoy na mga bato ay ang mga ipinagbabawal na mga gamot na ipabinta sana sa kanila ng grupo nitong si Boss Rick. Ngunit ang katotohanan, sinunog nila lahat ang mga iyon. Hindi maatim ni Mang Tiban na ikalat iyon at sirain lalo ang utak ng mga kabataan sa kanilang lugar. Ngayon, nalalagay na sila sa alanganin dahil sinisingil na sila ng pinuno ng mga sindikato. At alam ni Mang Tiban ang kasamaan ng mga ito. Hindi talaga sila bubuhayin ng grupo ng sindikatong ito. Talagang papatayin siya, pati na rin ang kanyang buong pamilya. Matapos na magsalaysay itong si Mang Tiban, pinayuhan niya ito na tigilan na ang mga pinaggagawang mga pandaraya nito doon sa sabungan. Nang mangangako ito kay Isagani, wika ni Isagani sa matanda na huwag matakot ang mga ito. Hayaan na magpunta ang mga sindikato sa kanilang lugar at kung mangyayari iyon, siya na ang bahala. Sagot naman itong si Mang Tiban. Ngunit Isagani, napakarami nila. May mga hawak na mga malalakas na armas ang mga iyon. Kaya wala tayong kalaban-laban sa kanila. Magtiwala ka sa akin, Mang Tiban. Uubusin ko silang lahat. Kung magtatangka ang mga ito, nasaktan ka at ang iyong buong pamilya. At pagkatapos tumalikod na itong si Isagani. Ngunit itong si Mang Tiban, hindi ito mapakali. Hindi nito malaman ang kanyang gagawin. Sa kanyang tingin, hindi naman nagbibiro itong si Isagani. Ngunit ang katanungan ngayon sa kanyang isip, paano labanan ni Isagani ang ganun kawalang awang mga kriminal? Ngunit wala na siyang mapagpipilian pa. Dahil saan naman siya kukuha ng ganun kalaking pera para ipambayad sa mga iyon? Sunod-sunod pa ang kanyang kamalasan doon sa sabungan. Kung sunod-sunod lamang
ang kanyang panalo, maaaring mabayaran niya lahat ng mga iyon. Ang ginawa nitong si Mang Tiban, kinausap at pinulong nito ang kanyang buong pamilya at sinabi ang kanilang problema. Nakapagpasya ang mga ito na sama-sama na sila at kung pupunta man ang mga kriminal dito sa kanilang bahay, bahala na, lalaban na sila hanggang kamatayan. Kasama din niya ang kanyang tatlong mga alalay. Ngayong araw ang ibinigay sa kanila na huling pagkakataon. Kung walang maibigay si Mang Tiban, puntahan na siya ng grupo nitong si Boss Rick at patayin silang lahat. Kinagabihan, alas 7 pa lamang ng gabi, may tatlong mga sasakyan na ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Alam agad ni Mang Tiban kung sino ang mga ito, kaya pumuwisto na ang mga ito. Nakita nilang sunod-sunod nang lumabas ang lahat ng mga nakasakay sa tatlong mga sasakyan. Sa tingin ni Mang Tiban, nasa mahigit sa 20 ang bilang ng mga ito. Kita na din niya ang kanilang Boss Rick. Agad na tinawag siya nito. Ngunit ang bili ni Mang Tiban na walang sumagot. Ang kanyang asawa at isa pang anak na babae, pinatago na niya doon sa kabilang kwarto. Sumilip-silip din itong si Mang Tiban doon sa kubo ni Isagani. Kasi simula nang makausap niya ito kaninang umaga, hindi na ito nagpapakita pa sa kanya. Ang wika pa naman ito na siya na ang bahala kung darating ang grupo ng sindikato. Ngunit nasaan na siya? Sa tingin ng matanda, mukhang niluloko lamang siya nitong si Isagani. Napakagat sa labi ang matanda. Bakit pa kasi naniwala siya sa taong iyon? Iniisip pa naman niya kanina na alis na lamang at tuluyan ng iwan ang lugar na ito. Ngunit nakapagpasya na ang grupo nila na labanan ang sindikato. Ang gagawin nila ngayon, makipagpatayan sa mga kriminal na nasa labas. Ilang minutong nagpasipat-sipat sa bahay nila ang grupo nitong si Boss Rick. Tawag ito ng tawag sa kanya hanggang sa makapagpasyang pumasok na ang mga ito sa loob ng bakuran. Ngunit biglang nagpulasan lang din at naghanap ng mapagtataguan nang makarinig ng mga putok. Tinamaan agad ang isa sa mga ito sa katawan. Ngunit hindi iyon napuruhan. Gumanti na ang mga ito ng mga pagputok. Humahagibis ang mga punglo sa bahay nila ni Mang Tiban. Nabasag na ang mga salamin ng bintana. Ngunit kasabay ng mga putukang iyon, biglang napasigaw na lamang ang tatlong naiiwan doon sa may sasakyan. Napangasab na lamang ang isa nang may tumarak na itak sa kanyang likod at tumagos pa ito sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya ang matalim na dulo ng itak na tumagos at may tumulo pang dugo. May umagos na din na dugo sa bibig ng tauhan nitong si Boss Rick. Ang katabi naman ito, biglang natumba na din ito doon sa lupa nang tagain ito ni Isagani sa ulo. Ganon na ganon din ang nangyayari doon sa isa pa. Agad itong nabuwal nang matamaan ng mga pagtaga sa batok at ulo. Ilang segundo lamang ang dumaan, patay na ang tatlong nasa likuran ng isang sasakyan. Agad na napansin naman ito ng ilang mga kriminal. Kaya mabilis nang bumalik ang lima sa mga ito doon sa kanilang sasakyan para tingnan ang mga nangyayari doon. Ngunit sumalubong agad doon sa isa ang isang ginawang pagtaga nitong si Isagani. Tinamaan ito sa noo at agad na sumirit ang maraming mga dugo. Pagkatumba nito sa lupa, nangingisay na ito. Gulat na gulat ang apat pang mga kriminal dahil napakabilis ng kilos ng salarin para lamang itong hangin na dumaan. Nagtatakbuhan ang mga ito pabalik doon sa bakuran nitong si Mang Tiban. Nagsisigaw na ang mga ito na may kalaban ang umaatake sa kanila galing sa likuran. Ngunit ang dalawa na nasa hulihan, biglang natumba ang isa nang tamaan ito ng taga sa batok, habang ang isa kinalagkad na ito ni Isagani pagkatapos pinugutan ng liig. Habang ang dalawang patuloy na tumatakbo,
agad na napatigil ang mga ito at nagpasuray-suray dahil mayroong tumamang mga punyal sa kanilang mga batok. Ilang sandali lamang, bumagsak na ang mga ito sa lupa, nangingisay hanggang sa bawian na ng buhay. Ang mga natitirang grupo ng mga kriminal, gulat na gulat ang mga ito at hindi nila maintindihan ang mga kaganapan. Kita kasi nilang sunod-sunod na natumba ang mga kasamahan nila at agara na namatay. Ibig sabihin lamang, hindi ordinaryo ang mga umaatake sa kanila. Ngunit wala silang ibang maiisip na maaring makagawa sa mga bagay na iyon. Hindi din maaring sila ni Mang Tiban ang may kagagawan dahil napaka-imposible iyon. Habang sina Mang Tiban doon sa loob ng bahay, takang-taka din ang mga ito. Sa pagsilip kasi nila, hindi nila maintindihan kung bakit nagkagulo ang mga kriminal na nasa labas. Ang ginawa ng mga ito, lumipat ng pwesto doon sa gilid ng bahay para mas makita nila ang mga nagaganap doon sa harapan ng bahay. Patuloy na inaatake ni Isagani ang grupo nitong si Bosrick. Biglang umigpaw na lamang ang isang napugot na ulo nang tagpasin ni Isagani ang liig ng isa. Sunod naman na tumumba ang katabi nito na may bumaon na itak sa kanyang liig. Sa bilis ng galaw ni Isagani, hindi nila makikita kung saan nang gagaling ang mga pag-atake nito. Punan pa na sobrang dilim ng buong paligid. Dalawa pa ang bumagsak at nangingisay nang tamaan ang mga ito ng mga taga sa kanilang mga ulo. Nagtakbuhan na ang iilan sa mga ito sa panguna nitong si Bosrick. Sa tingin kasi niya, wala silang kalaban-laban sa taong umaatake sa kanila. Bukod na napakabilis, parang kabisado nito ang paikot-ikot sa lugar na iyon. Ang mga kasamahan nitong si Bosrick, sunod-sunod na rin na bumagsak ang mga ito. At lahat ng mga ito, mayroong malalaking tama ng taga sa kanilang mga ulo. Tanging itong si Bosrick ang nakarating na buhay doon sa kanilang sasakyan. Kahit na halang pa ang kaluluwa ng taong ito, ngunit nakakaramdam na ito ngayon ng sobrang pagkatakot. Nang akmang buksan na sana nito ang pintuan ng sasakyan, wika nitong si Isagani, "Huwag mo nang buksan pa ang pintuan ng iyong sasakyan. Hindi ka na rin naman mabubuhay pa." Paglingon nitong si Bosrick, nakita niyang nasa kanyang likuran na itong si Isagani. May bit-bit itong itak at may mga tumutulong dugo pa sa dulo nito. Nilukuban na ng takot ang pinuno ng mga kriminal. Ramdam na niya ngayon ang katapusan ng kanyang buhay. Para itong batang lumuhod at nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Nakangisi lamang itong si Isagani. Wika naman ito. "Isa akong anino ng kamatayan. Masusundan kita kahit nasaan ka pa pupunta. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon na mabuhay. Ngunit kailangan na tumigil na kayo sa mga masasamang mga pinaggagawa ninyo. Tigilan nyo na ang mga ginawang pagkalat ng mga nakakasirang buhay na droga. Buwagin mo ang grupo ninyo. Sa loob ng isang araw, kapag hindi mo yung ginawa, pupugutan kita ng ulo at ipapakain ko sa mga aso sa kalye ang iyong katawan." Naiihi na sa takot ang pinuno ng mga kriminal. Pautal-utal na nangangako ito at sundin ang lahat ng mga bilin at sinasabi nitong si Isagani. Hinayaan ito ni Isagani na makasakay sa kanyang sasakyan at makalayo doon sa lugar. Habang sinamang Tiban, gulat na gulat ang grupo ng mga ito nang makita ang mga nagkalat na mga bangkay sa buong paligid. May mga malalalim na taga ang mga ito sa kanilang mga ulo at likod. May mga napupugutan na din ng ulo. Habang kita nila na naglalakad itong si Isagani papunta sa kanilang kinaroroonan,
nakanganga ang bibig ng mga ito at hindi pa rin makapaniwala. Ibig sabihin, si Isagani ang pumatay sa lahat ng mga nagkalat na mga bangkay sa paligid. Kita pa nila ang dalang mahabang itak nitong si Isagani na may tumutulong dugo sa dulo nito. Bumalik na lamang ang wisyo ng mga ito nang magsalita na itong si Isagani. Mang Tibana, tulungan ninyo akong dalhin ang mga bangkay ng mga ito doon sa sentro ng lugar. Ipakita natin sa lahat ng mga taong halang ang kaluluwa bilang babala sa kanila. Kung hindi pa tumigil ang mga ito sa kanilang mga masasamang gawain, matutulad sila sa mga bangkay na ito. Ilang segundo muna ang lumipas bago kumibo ang mga ito. Magpasa hanggang ngayon kasi hindi nila maintindihan ang lahat ng mga nangyayari. Katanungan ngayon sa kanilang isipan kung anong uri na tao itong si Isagani at papano nito nagawa na mapatay ang mga kriminal na may bitbit pang mga malalakas na baril. Makalipas ang ilang sandali, isa-isang binitbit ng mga ito ang mga bangkay ng mga kriminal at inilagay sa sasakyan nitong si Mang Tiban. At pagkatapos, inihatid nila ang mga ito doon sa sentro ng lugar. Inihilira nila ang katawan ng mga ito doon sa gilid ng isang malaking gusali at may nakasulat na nakakapit doon sa simento sa uluhan ng mga ito bilang babala. Nang makabalik na ang mga ito doon sa kanilang bahay ni Mang Tiban, agad na kinausap ng matanda itong si Isagani. Wika nitong si Mang Tiban. Isagani, hindi ko alam kung saan ka nang galing at kung anong uri ka na tao. Ngunit maraming salamat sa ginawa mong tulong. Ang lugar ng Murong ay napuno ng mga masasamang tao. Sa tingin ko pa nga, halos na yata lahat ng mga naninirahan sa lugar na ito ay mga masasama at halang ang kaluluwa, walang awa at walang Diyos na kinikilala. Ngunit sa pagdating mo sa ngayon, sa tingin ko, magbabago ang wangis ng lugar na ito. Katulong mo na ako ngayon, Isagani. Tutulungan kita sa misyon mong paglinis sa lugar na ito. Maraming salamat uli sa pagligtas mo sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya. Sagot naman itong si Isagani. Tulad nga ng sinasabi ko, Mang Tiban, kahit na mabawasan ko man lamang ang mga kasamaan sa lugar na ito, ay masaya na ako. At sa plano mong magbago, Mang Tiban, sapat na po ang mga bagay na iyan. Hindi na kailangan mong tumulong, baka mapahamak ka lamang. Kung gusto mong makatulong sa akin, sa ibang paraan na lamang, subukan mong kausapin ang mga kasabwat mo doon sa sabungan na mga manggaganso at manyunyupi, Mang Tiban. Sabihin mo sa kanila na bigyan ko pa sila ng isa pang pagkakataon na magbago. Ngunit kapag hindi, matitikman nila ang aking bangis. Papatayin ko silang lahat na walang awa. Ginawa nga iyon ni Mang Tiban. May ilan naman sa kanyang mga dating mga kakampi at kasabwat ang nakaramdam ng takot at naniwala sa matanda dahil nga sa kanilang nakita na mga brutal na pagpatay doon sa mga bangkay na nakita doon sa gilid ng gusali. Habang ang namumuno doon sa grupo ng mga kriminal, itong si Busrik, nagkaroon na ng takot ito kay Isagani. Kaya sinunod nito ang kanyang mga pangako kay Isagani. Binuwag niya ang kanyang grupo. Tuluyan na siyang umalis doon sa kanilang lugar ng Murong. Ngunit ang ibang mga tauhan nito, bumuo na naman ng panibagong grupo at muling nagplano ng mga masasamang gawain. May ilang mga sabungiro pa rin na pinagpatuloy ang kanilang mga masasamang mga pinaggagawa. Bukod sa mga panggaganso sa pananabong, may mga masamang pinagagawa pa ang mga ito tulad ng pagpatay, pagnanakaw at marami pang iba.
Nasa kamay na ni Isagani ang listahan ng mga ito. Isang araw, nang mananabong sina Mang Tiban at itong si Isagani, itinuro nitong si Mang Tiban ang iilan sa kanyang mga kasabwat na patuloy pa rin sa mga kasamaan. At tulad ng dati, nananabong pa rin itong si Isagani. Dalawang bayong na naman ang dala nito ngayon at isang bagna nakasabit sa kanyang likod. Ang wika ni Isagani kay Mang Tiban na sa mga pagkakataon na iyon, kailangan nilang magkahiwalay ng pwisto doon sa sabungan. Baka kasi may makapuna na sa kanila na magkakasama at malalagay pa sa alanganin ang buhay nitong si Mang Tiban, pati na rin ang kanyang buong pamilya. Sinubaybayan na nitong si Isagani ang isang grupo na sinasabing mga kasabwat dati ni Mang Tiban na patuloy pa rin na nandaraya doon sa sabungan. Huling sultada ng manok nitong si Isagani nang makita niyang nagsilabasan na ang grupo ng kanyang sinubaybayan. Pagkatapos ng laban ng kanyang manok, lumabas na din ito ng sabungan. Naglalakad na ito papunta doon sa may kalye. Bit-bit ang kanyang dalawang bayong na may nakapaloob na apat na mga panabong na manok. Nakasuot pa rin ito ng salakot at sa kanyang bag, nandoon ang kanyang iba't ibang uri ng mga armas. Nakita niya kasing pumasok pa doon sa may inuman ang grupo ng kanyang sinundan. Kaya ang ginawa ni Isagani, hinintay niya ang mga ito na lumabas. Nakasandal muna ito doon sa may medyo kadiliman na iskinita. Nakalagay sa gilid ng pader ang kanyang dalang mga bayong. Nakasandal itong si Isagani at nakamasid lamang doon sa harap kung saan nag-iinuman ang walong mga kalalakihan. Ngunit sa kanyang pagmamatsyag, mayroong tatlong mga kalalakihan ang lumapit sa kanya. Nasipat na pala itong si Isagani ng mga ito mula pa doon sa may sabungan. Kaya alam ng tatlo na medyo may kalakihan ang napanalunan nitong pera at balak nilang pagnakawan itong si Isagani. Napatitig itong si Isagani sa tatlong mga kabataan na mabilis na naglalakad papalapit sa kanya. Batid niya agad na mayroong masamang balak ang mga ito sa kanya. Nang makalapit na ang mga ito, agad na nagdeklara ng pagnanakaw ang mga ito. Sagot naman itong si Isagani. Ang aga naman yata ng pagkalat ninyo ng kasamaan. Ang babata pa ninyo. Ano naman ang gagawin ninyo kung ayaw kong magbigay ng pera? Ngunit ang isa na nasa hulihan nito, biglang may hinugot itong punyal sa kanyang tagiliran at lumapit agad ito kay Isagani. Ngunit napakabilis na kumilos itong si Isagani. Agad nitong nahawakan ang kamay ng binatang may hawak na punyal at ang ginawa ni Isagani, hinaltak niya ito at pinag-untog ang ulo doon sa pader para itong tinibag na saging na bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Walang pakialam ang mga kabataan na ito kahit na marami pang mga gumagala at umaaligid na mga tao, habang ang dalawa naman sa mga ito hindi na magawa ng dalawa na makaatras pa dahil nasa likuran na nila itong si Isagani. At biglang nagpakawala ito ng dalawang mga pagsapak. Nang tamaan sa ulo ang dalawa, agad na natumba ang mga ito sa lupa. Mabilis nang umalis itong si Isagani doon sa kanyang pwisto. Iniwan na lamang niya ang tatlong nakabulagtang mga kabataan na walang mga malay. Lumipat itong si Isagani doon sa kabilang bahagi at doon matyagang naghihintay. Lumipas ang mga oras nang magsilabasan na ang kanyang punterya at sumakay na doon sa kanilang mga sasakyan. Mabilis nang kumilos itong si Isagani. Pumasok nga ang mga iyon doon sa madilim na kalye at iyon na ang kanyang hinihintay na pagkakataon. Nagulat na lamang ang sinasakyan ng mga ito nang may makita silang isang tao ang nakaharang doon sa kanilang daraanan.
nakatayo ito sa gitna ng kalsada. May dalang mahabang itak na kayuko at nakasuot ng salakot. Galit na pinahinto ng mga ito ang kanilang sasakyan. Ngunit laking gulat naman ng grupo ng mga ito nang makitang nawala na doon sa gitna ng kalsada ang nakita nilang tao na nakaharang kanina. Nagpatingin-tingin ang mga ito doon sa buong paligid. Ngunit wala na talaga doon itong si Isagani. Ilang sandali pa nang muling paandarin na nila ang kanilang sasakyan. Muling nagulat ang mga ito dahil parang may kakaiba na sa kanilang mga gulong. Kaya bumaba ang apat sa mga ito para tingnan ang kanilang mga gulong ng kanilang sasakyan. Huwi ka agad nung isa. Putsa, Boss Leon, butas ang dalawang gulong sa hulihan. Galit na bumaba na din ang pinuno ng mga ito. Huwi ka nito. Paanong nagiging butas agad ang mga ito? Wala naman tayong nadaanan na mga matatalas na bagay. Nang tingnan ito ng pinuno nila, nakita nitong may mga hiwa ang mga gulong sa hulihan, parang hiniwa ng matalas na bagay na tulad ng itak. Kaya agad na nagmumura na ito at hinahagilap sa paligid ang maaring may kagagawan sa pagkabutas ng mga gulong. Napasigaw bigla ang nasa loob ng sasakyan ng mga kasamahan ng mga ito nang makita nilang muli itong si Isagani. Kaya galit na kinuha ng mga ito ang kanilang mga baril at itinutok doon sa taong nakatayo sa unahan. Dahil ang kanilang iniisip, ito ang may kagagawan sa pagkabutas ng kanilang mga gulong at batid nila na may masamang balak ito sa kanila. Ngunit tulad kanina, bigla na naman nawala ito at biglang napaigit na lamang ang isang nasa likuran ng may tumarak na itak sa kanyang likod. Sumunod naman na bumulagta ang dalawa pa sa mga ito ng pagtatagain na ito ni Isagani sa mga ulo. Napakabilis ng mga pangyayari na hindi man lamang nasundan nila sa kanilang mga mata ang galawan na iyon ni Isagani. Nagpaputok na ang mga ito at kung saan-saan na itinutok ng mga ito ang kanilang mga baril. Napakabilis kasi ng mga galaw at kilos nitong si Isagani na hindi nila ito masundan ng kanilang mga mata. Nang biglang tumuntong ito doon sa itaas ng sasakyan, agad nilang niratrat ito sa hawak nilang mga baril. Ngunit umigpaw sa ire itong si Isagani kasabay ng pag-ikot at papasugod na ito sa kanila. Dalawang mga pagtagpas ang ginawa nitong si Isagani. Agad na bumulagta ang dalawa sa mga kriminal nang tamaan ang mga ito sa ulo. Sumirit agad ang maraming dugo galing sa kanilang mga sugat. Agad na nagkalat ang mga tilamsik ng dugo doon sa lugar. Tinapos na ni Isagani ang lahat ng mga natitirang mga kriminal. Pinugutan niya ng ulo ang dalawa sa mga ito at itinarak naman ang itak sa dibdib ng pinuno ng mga kriminal. Pagkatapos ang ginawa ni Isagani, isinandal niya sa pader isa-isa ang mga bangkay ng mga ito. At tulad nung mga nauna niyang mga nabiktima, may mga inilagay itong nakasulat sa uluhan ng mga ito bilang babala. Sunod-sunod na ang ginawa nitong si Isagani sa paglinis doon sa lugar. Kaya nagkakaroon na ng takot ang mga taong masama doon sa lugar ng Morong. Marami na ang umalis doon sa lugar. Marami din ang napilitang magbago dahil takot na ang mga ito na mamatay. Kakaiba kasi ang pamamaraan nitong si Isagani sa pagkitil ng buhay sa bawat mga masamang nandoon. Pinupugutan niya ang mga ito ng ulo at may mga ikinabit pang mga sulat bilang babala. Sa paglipas ng mga araw, natutuwa na itong si Isagani dahil sa tingin niya mukhang nagiging matiwasay na ang lugar na iyon. Wala nang nagkalat pa ng mga masamang loob sa kali ng lugar. Ang mga grupo doon sa lugar na iyon unti-unting nawawala na din
Ngunit kasabay din doon ang pagsulpot ng isang grupo ng mga kriminal. Ngunit sa pagkakataon na ito, hindi ito mga ordinaryo. May isang mayamang namumuhunan ang kumuha ng grupo ng mga may kaalaman sa orasyon at may mga tangan na mga mutya. Mga bayarang kriminal na tanging layunin, patayin ang mga nilalang na may kakaibang mga tangan na tulad itong si Isagani. Itong si Don Gaspar. Simula nang dumating itong si Isagani doon sa lugar ng Morong, lahat ng kanyang mga negosyo nalulugi na at naipasara. Kaya nagbayad na ito ng mga kriminal kahit na malaki pa ang kabayaran. Pito lahat ang membro ng mga kriminal na binayaran itong si Don Gaspar. Mayroong mga tangan na mga mutya ang mga ito at may mga kaalaman sa aral sa kanan at aral sa kaliwa. Ngunit mas pinagtutuunan ng pansin ng mga ito ang pagpapalakas sa mga kaalaman sa kaliwa dahil nga sa kanilang trabaho, sa kanilang mga ginagawang mga pagpatay sa mga taong karamihan ay walang mga kasalanan. Wala talagang mga aral sa kanan ang magtatagal sa kanila. Dinalugad na ng mga ito ang buong bayan para mahanap lamang itong si Isagani. Sabik din ang mga ito na mapatay itong si Isagani dahil kung totoong malakas ang mga tangan nito, may mga pagkakataon na makukuha nila ang mga mutyang tangan ng kanilang mga pinapatay. Ilang sandali pa, doon naman sa kubo nitong si Isagani, bisita niya si Mang Tiban. Plano ng dalawa na mananabong na naman kinabukasan. Doon kasi sa sabungan, sa lugar na iyon, nawala na ang mga mananabong na mandaraya, manggaganso at mga manyuyupi. Kaya mas marami na ang mga dumarayo dahil nga malinis at patas na ang mga bakbakan ng mga manok dahil lahat iyon ni Isagani. Ngunit tanging itong si Mang Tiban lamang ang nakaalam sa lahat tungkol sa tunay na pagkatao nitong si Isagani. Kinabukasan, maagang nagpunta ang mga ito doon sa sabungan. Kakaiba na naman ngayon ang suot nitong si Isagani. Hindi na niya kailangan na isuot ang mga salakot at ang kakaibang damit. Wala na nga ang mga masamang tao doon. Ngunit dala pa rin ni Isagani ang kanyang bayong na may laman na mga manok. Makalipas ang ilang mga oras, nananabong na ang mga ito doon sa sabungan. Tulad ng dati, walang nakakatalo pa rin sa mga manok nitong si Isagani. Habang itong si Mang Tiban, simula nang tuloy-tuloy na ang panalo ni Isagani sa kanyang mga panabong na manok, lagi na lamang itong namumusta at nananalo ng malaki. Kung natatandaan ninyo, ang pinuno ng mga kriminal na binigyan ni Isagani ng pagkakataon para mabuhay at magbago, nahanap ito ng grupo ni Don Gaspar. Napilitan itong magsalita kung sino ang tunay na aninong gumagala sa bayan ng Morong at pumapatay ng mga kriminal. Kaya sa araw din na iyon, umaaligid na ang mga ito sa bahay ni Mang Tiban at agad nilang sinundan ang mga ito papunta doon sa sabungan. Pinagplanuhan na nila itong si Isagani. Ngunit marami na silang mga ginagawang orasyon. Wala pa rin silang maramdaman na pwersa galing kay Isagani. Kaya nga, nagdalawang isip ang mga ito kung ang kasama ba talaga ni Mang Tiban ang may kagagawan sa lahat ng mga patayan. Pagsapit ng gabi, umuwi na si Mang Tiban at itong si Isagani. Masaya ang dalawang magkakaibigan dahil malaki na din ang kanilang napanalunan ngayon. Ngunit itong si Isagani, kanina pa ito aligaga at may naramdaman talaga itong kakaiba sa paligid. Parang may mga pwersang umaaligid sa kanya na galing sa kadiliman. Nakikiramdam lamang itong si Isagani sa lahat ng mga taong nandoon. Habang papauwi na sila ni Mang Tiban, wika nitong si Isagani, "Mang Tiban, mauuna na muna kayo.
may pupuntahan lamang ako na importante. Hindi na nagtanong ang matanda dahil alam na niya kung ano ang trabaho nitong si Isagani dito sa kanilang lugar. Ilang sandali pa, palakas na nang palakas ang mga nararamdaman ni Isagani na mga puwersa sa paligid. Naglalakad na siya papunta doon sa unahan ng lugar. Doon sa dulo kasi ng lugar na ito, mayroong isang sementeryo at napapalibutan ito ng mga malalaking puno ng kahoy. At balak ni Isagani na dalhin ang mga sumusunod sa kanya doon sa lugar. Dahil wala na ibang tao, kailangan niyang tiyakin kung siya ba talaga ang kailangan ng mga ito at kung anong klasing mga nilalang ang sumusunod sa kanya. Bit-bit pa rin itong si Isagani ang bayong na may lamang mga manok. Papalapit na itong si Isagani doon sa dulo ng lugar, doon sa sementeryo, nang may makita siyang apat na mga katao ang nasa unahan. Kakaiba ang kanyang naramdaman galing sa mga ito. Nakaramdam itong si Isagani ng napakasamang aura ng mga ito. Kaya batid niya agad na mayroong masamang pakay ang mga ito sa kanya. Nasa kanyang harapan na nakakabit ang dalang bag na may laman ng mga armas. Patuloy lamang sa paglalakad itong si Isagani na parang walang nakitang anumang katao doon sa unahan. At bukod pa sa apat na mga nakikita niya sa unahan, may naramdaman pa siyang kakaiba na maaring nakasunod sa kanyang likuran. Sa isip ni Isagani, mukhang may mga tangan din na kakayahan at may mga kaalaman ang mga ito. Marami ang kanyang makakalaban ngayon. Ngunit hindi na bahala itong si Isagani. Tiwala ito sa kanyang taglay na lakas at sa kanyang mga kaalaman. Nag-uusal na itong si Isagani ng mga orasyon nang mapatapat na siya doon sa apat na mga kalalakihan na nakasandal doon sa mga puno ng kahoy. Wika agad ni Isagani, "Ako ba ang kailangan ninyo? Maaari bang sabihin ninyo ngayon kung bakit ninyo ako sinusundan at ano ang kailangan ninyo sa akin?" Malumanay na tanong ni Isagani. Sagot naman ng isa, "Ikaw ba ang sinasabi nilang anino ng kamatayan sa lugar ng Murong?" Sumagot ka ng diretso. Lumingon itong si Isagani ng pasimple sa mga ito. Uwi ka naman niya. "Anino ng kamatayan? Mukhang hindi yata tama ang pananalitang iyan. Dahil ako ang anino ng hukom. Lahat ng mga masamang tao ay nililitis ko at pinaparusahan ko." Muling sabi naman nung isa, "Kung ganon, tama nga kami sa aming ginawang pagsunod sa iyo, kaibigan. Kung ikaw ang tinatawag na anino ng hukom, kami naman ang tinatawag na bangungot ng mga katulad mo. Papatayin ka namin ngayon din." Mayroong isang mayamang negosyante ang kumuha sa aming serbisyo para wakasan na ang pamimisti mo sa lugar na ito. Ngumiti lamang itong si Isagani. Sagot naman niya, "Hindi ako ang namimisti sa lugar na ito, mga kaibigan. Ako ang pumapatay sa mga piste. At isa pa, siguraduhin ninyo na tama ang ginawa ninyong desisyon. Dahil huling babala ko ito sa inyo, uubusin ko kayong pito sa oras na may gagawin kayong masama sa akin." Nakipagtitigan na itong si Isagani sa apat at nagulat din ang mga ito dahil nalalaman itong si Isagani ang saktong bilang nila kahit na hindi pa nito nakikita ang tatlo nilang kasama. Muling wika nitong si Isagani, "Kung gusto ninyo akong labanan, simulan niyo na, dahil kung hindi, ako ang magsisimula." Biglang hinugot na ng mga ito ang kanilang dalang mga armas. May mga punyal, itak, binakoko, sanggot, garab at may sibat pa. Mabilis na din
na nag-usal ng orasyon ang apat na mga kalalakihan habang nakatitig ang mga ito sa kanya. Ang ginawa ni Isagani, umindak lamang ito ng isang bisi sa lupa. Agad na napatigil ang apat sa kanilang ginawang mga orasyon. Hindi nila maintindihan kung bakit parang mayroong isang malakas na puwersa ang nagwasak agad sa kanilang ginawang orasyon kahit na hindi pa ito tapos. Sigaw agad nung isa, "Mag-iingat kayo." Malakas ang kanyang kaalaman sa orasyon. At matapos na makargahan ang kanilang mga tanga na agkimat, umatake na ang apat kay Isagani. Ngunit sa isang iglap, biglang nawala itong si Isagani sa kanilang harapan. May naiwan na lamang na isang pabilog na hugis doon sa may lupa. Agad na pumihit patras ang mga ito. At wika nung may medyo katandaan sa mga ito, "Isang portal ang isang iyan. Mag-iingat kayo sa lupa at sa buong paligid. Isang malakas na kakayahan ang tanga ng ating kalaban. Maaari tayong maatake nang hindi natin mapapansin." Sagot naman nung isang medyo bata na antingero, "Ano ang ibig mong sabihin, Tata Lumpo? Papanong maatake tayo nang hindi natin nalalaman?" "Huwag kang maingay, Agiri. Magmatyag ka at makiramdam. Talasan mo ang iyong mga mata." Tahimik na nagpalingon-lingon ang mga ito sa buong paligid. Lumabas na din ang tatlo pang kasamahan ng mga ito. Dahan-dahan nang naglalakad ang mga ito papunta sa kanilang mga kasama. Ilang sandali pa, biglang may isang kamay ang lumabas galing sa ilalim ng lupa at sinubukan na abutin ang kanilang mga paa. Kaya nagtalunan na ang mga ito para makaiwas. Ngunit isang paninlang lamang iyon ni Isagani. Nasa itaas na siya ng puno ng kahoy at agad na hinapit ang isang antingerong tumalon patras. Hindi na ito nakakilos pa nang may ibinulong itong si Isagani na mga banyagang salita sa mismong tainga ng kanyang kalaban. Nagmistulang istatwa na lamang itong hindi gumagalaw. Hinawakan lamang ni Isagani ang magkabilang sentido ng kalaban. Kasabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita, agad itong nabuwal sa lupa at nawala ng malay. Gulat na gulat ang anim na mga antingero. Hindi nila inaasahan na ganun lamang sila kadaling mahuli. Wika nung isang matanda, "Humahanga ako sa lakas ng tangan mo, binata. Mukhang kailangan din namin na taasan ang aming antas sa pakikipaglaban." Biglang umindak sa lupa ang isang matanda at pagkatapos tumakbo na ito ng napakabilis papunta kay Isagani. Ngunit nang papalapit na ito, biglang nawala ang matandang papaatake na sa kanya. Mabilis na nag-usal ng orasyon itong si Isagani. Agad itong nagtago. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi na sa lupa, kundi doon sa loob ng malaking puno ng kahoy. Ngunit gumawa pa rin siya ng pabilog na hugis sa lupa para linlangin ang kanyang kalaban na matanda. Ngunit biglang sumulpot at nagpapakita ang matanda sa harapan ng isang malaking puno ng kahoy kung saan nagtatago itong si Isagani. Dalawang mga paghampas gamit ang kamay ng matanda sa puno ng kahoy. Ramdam ni Isagani ang pagyanig nito, pati na ang pagyanig ng kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na agad siyang matuntun ng matanda. Hindi niya ito nalinlang. Nabuwal sa lupa itong si Isagani. Ngunit pagkabagsak nito sa lupa, nagiging putol na kahoy ang kanyang katawan. Wika ng matanda, "Panlinlang, nakakatakas at naiwasan mo pa rin ang aking ginawa, Ginoo. Isa kang napakalakas talaga na nilalang. Ngunit kayang-kaya kitang tapatan. Hindi mo ako nalinlang sa portal na iyan. Alam ko kanina na wala ka sa lupa.
Dahil ang ginawa kong pag-indak kanina ay pinalawak ko ang aking matalas na pakiramdam pati na sa ilalim ng lupa. Para maramdaman kita kung dumaan ka naman sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayon, hindi na nila nahagilap itong si Isagani. Hindi ito maramdaman ng matanda. Hindi niya alam kung saan ito ngayon nagtatago. Wika nito sa kanyang mga kasamahan. Nasa paligid lamang ang ating kalaban. Talasan ninyo ang inyong mga pakiramdam. Sa kanilang anim na natira, tanging ang matandang ito ang mayroong kakayahan na kayang matapatan ang lakas ni Isagani. Kaya nanganganib na din ang buhay ng iba pa. Agad na sinipat-sipat nila ang buong paligid. At ilang sandali lamang, biglang nagpulasan ang iilan sa mga ito. Nang biglang bumulagta ang isa nilang kasama, bumagsak ito sa lupa habang may dugong lumabas sa malaking sugat nito sa ulo. Hindi nila kasi napansin ang bigla ang paglabas nitong si Isagani na nagtatago pala doon sa isang bayong. Makalipas ang ilang sandali, biglang mayroong maraming mga portal ang nagsilabasan sa lupa. Paglingon ng matanda, nakita niya ang mga portal na iyon. Mahigit sa 10 ang bilang ng lahat ng mga ito. Mabilis nang umindak sa lupa ang matanda para sana wasakin ang malakas na inilatag na orasyon at ritual nitong si Isagani. Ngunit sumulpot ang isang portal sa mismong kinatatayuan ng matanda. Kaya hindi na nito nagawa ang mga orasyon. Agad itong napatalon patras. Biglang lumabas itong si Isagani doon sa likuran ng matanda at akmang susugod na sana ito. Kaya nagpulasa na ang ibang mga kasamahan ng matanda. Sigaw pa nga nung isa, "Tatang, nasa likod mo ang ating kalaban." Agad naman na pumihit ang matanda at hinagip agad ng mga pagtagpas itong si Isagani. Ngunit nang tamaan ito ng matanda, biglang nagiging mga dahon ito ng puno ng kahoy. Huli na nang mapagtanto ng matanda na panlinlang lamang ito, agad na lumingon sa mga kasama at sumigaw, "Hindi iyon ang totoong kalaban at mag-iingat kayo." Ngunit ang isa nilang kasama, tinamaan na ito ni Isagani ng mga palo gamit ang puluhan ng kanyang mahabang itak. Dalawang mga pagpalo iyon sa ulo, kaya agad itong bumulagta sa lupa at nawala ng malay. Napamura ang matanda. Hindi nito maintindihan ang nangyayari dahil kanina kaya niyang maramdaman ang tunay na kinaroroonan nitong si Isagani. Ngunit ngayon, tinamaan na siya ng mga orasyon na panlinlang. Agad na muling ginamit ng matanda ang kanyang agimat na tangan, ang agimat ng tagulilong. Kaya naglaho na naman ito sa mga mata ni Isagani. Ngunit dahil nga sa mga portal na inilatag ni Isagani sa paligid, kaya niyang maramdaman kung saan ang kinaroroonan ng matandang kalaban. Ang inaalala lamang ni Isagani ay ang tanging matanda. Ito lamang kasi ang pinakamalakas sa lahat. Ilang sandali lamang, bumagsak na naman ang isang kalaban nang tamaan ito ni Isagani sa sikmura. At isang sapak sa mukha, tuluyan na itong bumulagta sa lupa at nawalan agad ng malay. Mabilis naman na sumulpot itong si Isagani sa mga portal ng kanyang ginawa. Hirap na mahuli siya at mahagilap ng mga kalaban, habang ang matanda naman, gamit ang kanyang mutya, pilit nitong inabot si Isagani. Ngunit dahil naman sa mga inilatag ni Isagani sa paligid, kaya niyang maramdaman at maiwasan ang mga gagawing pag-atake ng matanda. Hanggang sa maglaon, wika ng matanda na kailangan nilang lumayo doon sa mga ginagawa ni Isagani. Tatlo na lamang kasi silang natitira. Ang apat sa mga ito nakabulagta at hindi na gumagalaw. Tumakbo na
ang tatlo papalayo. Ngunit biglang may isang nilalang ang humarang sa kanila, si Isagani, at wika nito sa kanila. Hindi pa tapos ang ating labanan. Saan naman kayo pupunta? Sagot naman ang matanda, habang napatigil na ito sa pagtakbo. Ang dalawang kasama naman ito, tumigil na din ang mga ito habang nasa likuran ng matanda. Anong klaseng kakayahan ang gamit mo ngayon, binata? Mukhang hindi namin kakayanin ang lakas ng kaalaman mo. Sumusuko na kami sa laban. Tinatanggap ko na ang aming pagkatalo. Hayaan mo kaming makalayo at madala ang aming mga kasama. At hindi ka na namin guguluhin pa. Sinabi iyon ng matanda dahil kung tutuusin, kung gugustuhin ni Isagani na patayin silang lahat, ay kayang-kayang magawa nito. Ngunit ang ginawa lamang ni Isagani, inataki sila ng mga pagpalo at mga sapak. Kaya nawalan lamang ng malay ang kanyang mga kasamahan. At kahit na ginamit na niya ang lahat ng kanyang mga kalaman at mga tangan na mutya, hindi pa rin nila kaya itong si Isagani. Sagot naman itong si Isagani, "Tatanggapin ko ang mga sinasabi mo, tanda. Dalhin ninyo lahat ng mga kasamahan ninyong nakabulagta. Ngunit siguraduhin ninyong hindi na kayo magpapakita pa sa lugar na ito. At isa pa, sabihin mo sa akin ngayon kung sino ang nag-utos sa inyo para ako ay iligpit." Walang nagawa na ang matanda. Kailangan niyang sabihin ang buong katotohanan para na rin sa kaligtasan ng kanyang mga kasama. Sinabi nito na si Don Gaspar ang nagpakana ng lahat dahil naperwisyo na ni Isagani ang mga bawal na negosyo nito na nakakalat sa bayan ng Murong. Hindi katagalan, hinayaan ni Isagani na makaalis na ang mga ito, dala ng pangakong hindi na sila magpapakita pa sa bayan ng Murong. Ngayon ang plano nitong si Isagani, isusunod niya ang Don Gaspar na nag-utos sa mga ito. Kung magmamatigas ang grupo ng mga ito, wala na siyang magagawa pa, kundi kitilin ang buhay ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, umalis na itong si Isagani doon sa lugar at bumalik na ito doon sa kanyang kubo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, habang nasa labas ang pamilya nitong si Mang Tiban, inaabangan na pala ang mga ito ng mga tauhan nitong si Don Gaspar dahil nga malaki ang kanilang napanalunan. Muling lumabas ang mga ito kasama ang kanyang buong pamilya at doon na sa isang marangyang kainan naghahapunan nang malaman kasi ng grupo nila ni Don Gaspar na itong si Mang Tiban ang kasama ng nilalang na pumapatay sa bayan ng Murong na nagiging dahilan para maipasara ang kanyang mga negosyo at iba pang mga pinagkikitaan na galing sa bawal na gawain. Bilang paghiganti, tinambangan nila ang pamilya ni Mang Tiban. Sugatan ang mag-asawa at ang dalawang anak nitong lalaki. Ngunit ang isa ay hindi nakaligtas sa pananambang na iyon. Tuluyan na itong binawian ng buhay. Kinabukasan pa lamang nalaman ni Isagani ang kalunos-lunos na sinapit ng pamilya nitong si Mang Tiban. Hindi ito makapaniwala nang malaman niya ang buong pangyayari. Mabilis nang umalis ito doon sa lugar at pinuntahan sa ospital ang kaibigang matanda. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating doon sa ospital, hindi mapigilan ni Isagani ang mapaluha nang makita ang matandang nakahiga doon sa isang kama, habang sa kabila naman nandoon ang asawa nitong si Mang Tiban na malala din ang mga sugat. Ligtas na ang mga ito, pati na ang dalawang anak nitong lalaki. Ngunit ang anak nitong babae ay namatay. Wala pang malay ang mga ito, kaya batid ni Isagani na walang kaalam-alam pa ang matanda sa masakit na sinapit ng kanyang anak na babae. May hinala na agad itong si Isagani kung sino ang may kagagawan
sa mga pananambang sa pamilya ni Mang Tibal. Hindi na rin ito nagtagal doon sa ospital dahil may nakikitang ilang mga kadudadudang kalalakihan ang umaaligid doon sa ospital. Ang ginawa nitong si Isagani, lihim na nag-imbestiga ito doon. At gamit ang kanyang mga kaalaman sa mga orasyon, nalaman niya kung saan ang kinaroroonan ng mga bumaril sa pamilya nila ni Mang Tibal. Sinundan niya ang kinaroroonan ng mga ito. Minanmanan ito ni Isagani sa loob ng 2 araw. Hindi na muna umuwi itong si Isagani doon sa kubong tinitirhan. Batid niyang dahil naman sa kanya, napahamak ang pamilya ni Mang Tibal. Sa 2 araw na pagmanman itong si Isagani doon sa mga kriminal, napagtanto niyang tama ang kanyang hinala. Si Don Gaspar ang may pakana ng lahat. Kaya sa gabing iyon, nagmanman itong si Isagani doon sa bahay nitong si Don Gaspar. Galit na galit ito sa biglang paglalaho ng grupong pinamumunuan ng isang matanda ang kanyang inutusan para sana patayin itong si Isagani. Ang 7 mga mamamatay tao na may mga kaalaman sa mga orasyon, biglang naglaho na lamang ang mga ito na parang bula. Simula nang umalis ang mga ito, ay hindi na nakabalik ang grupo nila. Sa tingin ni Don Gaspar, maaaring natalo na ang mga ito. Ngunit wala naman silang nakitang mga palatandaan na natalo ang grupo ng mga ito. Walang mga bangkay silang nakikita doon sa buong bayan. Sa kasalukuyan, kausap ngayon nitong si Don Gaspar ang kanyang mga tauhan at ang 2 nilalang. Kitang-kita ni Isagani ang mga ito dahil nasa itaas ng puno ng kahoy, nagmanman at nakamasid itong si Isagani. Habang nasa harapan ng bahay, nagpupulong ang grupo nitong si Don Gaspar. Ngunit napapansin ni Isagani, nakakaiba ang puwersa ng 2 nilalang na kasama sa pagpupulong na iyon. Batid agad ni Isagani na hindi ito mga ordinaryong tao, mga aswang ang 2. Nagtataka itong si Isagani kung bakit may kasamang mga aswang ang grupo nila ni Don Gaspar. Ang plano niyang simulan na sana sa gabing ito ang paglipol sa grupo ni Don Gaspar ay hindi na muna itinuloy ni Isagani. Ang ginawa niya, nang matapos na ang pagpupulong ng mga ito, lihim niyang sinusundan ang 2 mga aswang na papaalis na doon sa bahay nitong si Don Gaspar. Nang makalabas na ang 2, mabilis na naglalakad ang mga ito papunta doon sa unahan. Ngunit nang makaliko ang mga ito doon sa isang kalye, biglang umibis ang mga ito papunta doon sa kakahulan. Mabilis na sinundan ang mga ito ni Isagani. Nakapagkarga na siya ng mga malalakas na mga bakod at harang. Ilang sandali lamang, nakita niyang mabilis nang nagpalit ng anyo ang 2 at nagiging mga aswang. Pagkatapos, napakabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Ang ginawa naman itong si Isagani, mabilis na din na tumakbo ito papasunod doon sa 2. Hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto, paparating na ang mga ito sa isang lugar na pamilyar nitong si Isagani. Ang isang kalye kung saan nakakalaban niya dati ang mga aswang doon sa lugar ng kamaligan. Hindi na itinuloy ni Isagani ang kanyang ginawang pagsunod doon sa 2 aswang. Batid niyang nakipagsabwatan ang mga aswang na ito doon sa kabilang bahagi ng lugar sa grupo ni Don Gaspar. Ang ginawa niya, dumiritso muna ito doon sa ospital kung saan nandoon pa ang pamilya ni Mang Tibal. Dinalaw niya ang mga ito. Nagkamalay na ang mag-asawa at ang 2 anak na lalaki. Alam na din ng mga ito ang masamang nangyari sa anak nilang babae. Sobrang naawa na naman itong si Isagani sa nakitang kalagayan ng mga ito. Wika ni Isagani kay Mang Tibal, "Ikinalulungkot ko ang lahat ng mga nangyayaring ito, Mang Tibal. Ngunit pangako ko ito sa iyo. Walang makakaligtas
sa mga gumawa nito sa inyo. Papatayin ko silang lahat. Uubusin ko ang grupo ng mga ito. Tumitig lamang kay Isagani itong si Mang Tiban. At pagkatapos, kita niya ang muling pagtulo ng mga luha nito. Sagot naman ang matanda. Isagani, ipaghiganti mo ang kamatayan ng aking anak. Hindi na nakayanan ni Isagani ang tagpong iyon. Nagpaalam na ito agad sa matanda dahil namutawi na rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Gigil na gigil itong si Isagani na patayin ang mga kriminal. At kung makikialam ang mga aswang na iyon, wala siyang ititirang buhay sa mga ito. Naglalakad na itong si Isagani pabalik doon sa lugar nila ni Don Gaspar. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating niya doon sa lugar, tahimik na ang kapaligiran. Tanging mga nagbabantay lamang sa labas ng bahay na iyon ang gising at naglakad-lakad. Ngunit nang nakapatong na itong si Isagani doon sa bakod na gawa sa simento, may nakita siyang dalawang sasakyan ang biglang bumukas ang ilaw at ilang sandali lamang papalabas na ito ng bakuran nitong si Don Gaspar. Kaya nagbago ang plano nitong si Isagani. Batid niyang mayroong mahalagang lakad ang mga ito. Mabilis na sinundan ito ni Isagani. Doon siya tumatakbo sa mga kakahuyan para hindi siya makita at mahalata ng grupo ng mga kriminal. Sa kanyang isip, baka may kasama ang mga ito na mayroong kakayahan sa mga orasyon. Makalipas ang ilang mga minuto, nakita niyang pumasok ang mga ito doon sa isang malawak na bakuran habang mayroong dalawang mga gusali ang nasa loob nito. Ang isang gusali, mayroong dalawang palapag at tatlong palapag naman ang isa pa. Sa tingin niya, parang inabandonadong mga gusali ang mga iyon. Bukod sa dalawang sasakyan na kanyang sinusundan, mayroon pang ilang mga sasakyan ang mga nakaparada doon sa gilid ng mga gusali. Maingat nang umibis papasok itong si Isagani, nagkarga na din ito ng mga malalakas na mga pangharang at pambakod. Dumaan ito doon sa isang nakabukas na bintana papasok. Pero bago pa pumasok itong si Isagani, may mga nasilayan pa siyang iilang mga nagbabantay doon sa paligid ng gusali. Ngunit ang kanyang plano, uunahin niyang lipulin ang lahat ng mga kriminal na nasa loob. Ang akala nitong si Isagani, nakasama ng mga ito si Don Gaspar. Ngunit wala, maaring nagpaiwan lamang ito doon sa kanyang bahay. Ngunit mas mainam nga kung ganon, dahil uunahin niyang ubusin at pulbusin ang kanyang mga tauhan at mga kasabwat nito. Mas nanlumo itong si Isagani nang makita ang iilang mga kausap ng mga tauhan nitong si Don Gaspar. Nakasuot pa kasi ang mga ito ng uniforming pulis, kaya natitiyak niyang may mga kakampi at kasabwat din pala ang mga kriminal na ito na mga pulis. Mga pulis na ang tungkulin ay bantayan ang buong bayan laban sa mga masasamang loob at mga kriminal. Ngunit hito, nakipagsabwatan pa ang mga ito sa mga halang ang kaluluwa. Mukhang kailangan niyang bigyan ng leksyon ang mga ito ngayon. Nagmanman muna ng ilang minuto itong si Isagani sa buong paligid. At pagkatapos, dahan-dahan na itong lumapit doon sa mga nagbabantay sa loob ng gusali. Nasa mahigit sa 10 ang bilang ng mga nagpupulong doon sa unang palapag. Ngunit marami din ang mga nagbabantay sa buong paligid at pati na doon sa ikalawang palapag. Ang ginawa ni Isagani, unang pinuntahan ang ikalawang palapag. Hindi na nakakilos ang dalawa sa mga bantay nang biglang itarak ni Isagani ang kanyang mahabang itak sa likod ng isa, sabay naman ng pagtakip ng kamay sa bibig nito
para hindi ito makasigaw o makalika ng anumang ingay. Habang ang isa naman, hinaltak niya ito at ginilitan sa liig. Nangingisay na lamang ito, ngunit walang anumang lumabas na busis sa bibig ng kriminal dahil nakatakip ang isang kamay ni Isagani sa bibig. Pagkatapos, itinago niya ang mga bangkay ng mga ito doon sa likod ng mga malalaking kahon. Isa-isang iniligpit ni Isagani ang mga nakabantay doon sa ikalawang palapag. Walang kaalam-alam ang mga nasa unang palapag sa kanyang ginawang lihim na pagliligpit at pag-atake sa mga nagbabantay. Hanggang sa mapatay niya ang lahat ng mga bantay sa ikalawang palapag. Pagkatapos, bumaba na ito doon sa unang palapag. Ang tatlong nasa kabilang bahagi ng gusali, agad niyang inatake. Tinaga niya ang ulo ng isa at nang matumba ito sa sahig, itinarak pa niya ang kanyang itak sa liig nito. Walang awa na pinatay ang mga ito ni Isagani. Sa kanyang isip, hindi na dapat na mabuhay pa ang mga kriminal na ito para wala na silang mabiktima pa na mga inosinteng mga tao. Hanggang sa mapadako doon sa may bandang kusina itong si Isagani. Nakita niyang may dalawang papalabas doon na may bitbit na mga pagkain. Hinala niya na dadalhin ang mga ito doon sa mga namumuno na nagpupulong doon sa malawak na lugar. Mabilis nang umibis itong si Isagani habang nagbanggit ng mga banyagang salita. Agad niyang sinipa ang sikmura nung isa. Agad ito napaigik at napaluhod. Kamuntikan pang matapon ito ang kanyang dalang mga pagkain. Ngunit maagap na nasalo ito ni Isagani kasabay naman ng kanyang pagtagpas doon sa isa sa liig. Agad din itong natumba. Matapos na mapatay ang dalawa, dumiritso na itong si Isagani doon sa may kusina. Nakakarinig na ng mga pagkalampag ang mga nasa kusina, kaya papalabas na sana ang mga ito. Ngunit sinalubong ang mga ito ng mga pagtagpas ni Isagani gamit ang kanyang mahabang itak. Makalipas lamang ang ilang sandali, nakabulagta na ang tatlo doon. Ang ginawa ni Isagani, kinuha niya ang mga pagkain na dala nung dalawa at siya na ang nagdala ng mga ito doon sa mga nagpupulong. Bulong nitong si Isagani. Uubusin ko kayo ngayon. Ipatikim ko sa inyo ang masakit na kamatayan. Nagkarga na ito ng mga malalakas na mga bakod at may mga inilatag na itong mga portal sa kaloob-looban ng gusali. Habang naglalakad itong si Isagani papalapit sa mga ito, walang kaalam-alam ang grupo ng mga kriminal sa nalalapit nilang kamatayan. Tuloy-tuloy lamang itong si Isagani sa paglalakad hanggang sa makalapit na ito doon sa mga kriminal. Ang dalang mga pagkain ni Isagani may mga nakatakip pa at inilatag niya ito doon sa misa kung saan nagpupulong ang mga namumuno sa mga kriminal kasama ang mga kasabwat na mga pulis. Nakahanda na ang dalang itak nitong si Isagani na itinago niya sa kanyang mahabang damit na may manggas. Nang buksan ng iilan ang kanyang dalang pagkain, nagulat ang mga ito dahil mga kutsilyo at iba't ibang klaseng mga patalim ang mga nandoon. Galit na tumayo ang isa sa mga tauhan nitong si Don Gaspar at wika nito sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Niluloko mo ba kami? Pagkain ang aming hinihingi, hindi mga patalim. Baka isaksak ko sa katawan mo ang lahat ng mga patalim na ito. Ngunit nakangiti lamang itong si Isagani. Ang sagot naman niya, pasensyahan ninyo, iyan lamang ang aking dala. Sa tingin ko, hindi na kailangan na kumain pa ninyo dahil katapusan na ng mga buhay ninyo ngayon. Ang mga patalim na iyan ay ang gagamitin ko
para wakasan ang inyong mga buhay. Agad na napagtanto nung isa na itong si Isagani ay hindi ang kanilang kasama. Sigaw agad nito habang binunot na ang dalang baril. Sino ka? Ano ang ginawa mo dito sa loob? Mabilis naman na kumilos ang iba pa. Binunot na din ng mga ito ang kanilang mga nakasuksok na baril. Pati pa nga ang mga pulis, nagsitayuan na ang mga ito at bumunot na din ng mga kargada. Nang itutok na nung isa ang kanyang hawak na armas, biglang napahiyaw na lamang ito dahil sa sobrang sakit nang maputol ang kanyang kamay nang tagpasin ito ni Isagani ng itak. Tumalsik ang naputol nitong kamay at pagkatapos sumunod na tumalsik ay ang napugot nitong ulo. Nagkagulo agad ang mga kriminal. Sa bilis kasi ng kilos ni Isagani, halos hindi na nila nakita kung paano inatake ni Isagani ang kanilang kasama. Sumunod na bumulagta ang isa pa nang tamaan ito ni Isagani ng tagpas sa liig. Lumaylay agad ang ulo nito at sumirit ang maraming dugo galing sa sugat nito sa liig. Agad itong natumba at bumulagta sa sahig habang binawian agad ito ng buhay. Sinubukan nilang barilin itong si Isagani. Ngunit biglang naglaho ito doon sa kanyang kinatatayuan at may nakita na lamang ang mga ito na mga pabilog na hugis doon sa sahig. At hindi lamang ito iisa, maraming mga pabilog na hugis ang sumusulpot doon. At doon na nagpadaan-daan itong si Isagani habang isa-isang pinatay ang mga kriminal. Ang mga pulis naman, mabilisan na tumakbo ang mga ito papalabas sana ng gusali. Ngunit doon sa daraanan ng mga ito, biglang sumulpot ang isang portal at doon dumaan itong si Isagani. Tinagpas niya agad ang mga ito sa kanilang mga paa at mga kamay. Ngunit alalay lamang ang mga pag-ataking iyon ni Isagani. Gusto niya lamang na bigyan ng leksyon ang mga ito at masugatan lahat ng mga pulis na may tama sa kanilang mga paa. Nagsisigaw na lamang ang mga ito habang gumagapang sa sahig. Pinagbabaril na din itong si Isagani ng mga kriminal. Wala na kasing pag-asang makalabas pa ang mga ito ng gusali dahil agad silang maharangan ni Isagani. Nagsisigawan na lamang ang mga ito na inatake sila ng isang halimaw. Hindi kasi pangkaraniwan ang mga pag-ataking iyon ni Isagani. Bigla-bigla na lamang kasi itong susulpot at mawawala kung saan-saan sa malawak na kalubluuban ng gusaling iyon na parang pinaglaruan lamang sila. Ngunit bawat maabot ni Isagani, hindi na talaga ito mabubuhay pa. Agad na mapupugutan ng ulo ang mga ito o di kaya may mga malulubhang tama sa kanilang mga katawan. Mga sigawan at pamimilipit lamang sa sobrang sakit ang marinig sa buong paligid. Marami na ang mga nagkalat na mga bangkay sa loob ng gusaling iyon. Maraming mga tilamsik ng dugo ang nasa paligid. Karamihan sa mga nabiktima ni Isagani ay wala ng mga ulo. Wika ni Isagani doon sa mga natitirang membro ng sindikato. Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa anak ni Mang Tiban. Wala nang puwang ang mundong ito para sa mga katulad ninyong demonyo at bulong ni Isagani. Para ito sa anak mo, Mang Tiban. Para ito sa iyo, Eliza. Papatayin ko ang lahat ng mga ito. At pagkatapos, muling umatake itong si Isagani. Pinagtataga na niya ng tuluyan ang mga natitirang mga kriminal hanggang sa maubos na niya ang lahat ng mga ito. Ang mga pulis naman na sugatan, patuloy na gumagapang ang mga ito habang namimilipit pa rin sa sobrang sakit dahil sa mga putukan
at mga sigawan sa loob ng isang gusali. Nagulantang ang ibang mga kriminal na nasa labas. Mabilis na nagtakbuhan ang mga ito papasok doon sa loob ng gusali. At pagkapasok nila, bumungad sa kanila ang mga bangkay ng kanilang mga kasamaan. Nakita din nila ang mga pulis na may mga sugat. Tanong agad nung isa, "Major Diaz, ano ang mga nangyayari dito sa loob? Sino ang umatake sa inyo?" Sigaw naman ng mga pulis, "Umalis na kayo! Mayroong isang halimaw ang umaatake sa amin. Wala kayong kalaban-laban sa kanya." Hindi maintindihan ng mga ito ang pinagsasabi ng mga pulis. Sa isip ng mga ito, paanong magkakaroon ng halimaw sa loob ng gusali? Ngunit alam nilang may mga kalaban ang nasa paligid. Kitang-kita nila ang maraming mga dugo sa paligid at ang mga katawan ng kanilang mga kasamahan na wala ng mga ulo, at ang iba tadtad ng mga taga ang buong katawan. Napalunok na lamang ng laway ang mga ito. Base sa kanilang mga nakikita, hindi pangkaraniwan ang mga patayan na ito. Masyadong brutal at walang awa. Nakikiramdam sila sa paligid at ilang sandali, napatutok agad nila ang kanilang mga baril nang makita ang isang taong nakatayo doon sa gitna ng malawak na lugar. Nakatagilid ito, may suot na isang salakot. May mga tilamsik ng dugo ang suot nitong mahabang manggas na damit at may hawak na matalas at mahabang itak habang tumutulo pa ang mga dugo sa dulo nito. Wika nung isang kriminal, "Sino ka? Bakit mo pinatay ang aming mga kasamahan?" Sigaw ng sigaw na ang mga pulis na kailangan na nilang lumabas. Ngunit dahil nakatutok naman ang kanilang mga barel doon sa nilalang, kaya kampante ang mga ito na kaya nila itong mapatay. Sagot naman nitong si Isagani, "Naniningil lamang ako sa mga kasalanan ninyo. Isusunod ko na rin kayo ngayon kung ano ang mga nangyayari sa mga kasamahan ninyo ay siya ding dadanasin ninyong lahat." Wika nung isa, "Putik, barilin ninyo ang isang iyan." At pagkatapos, umaalingaw-ngaw na ang mga putukan doon sa loob. Pinagbabaril na nila itong si Isagani. Ngunit napakabilis nitong tumakbo papunta doon sa mga malalaking mga container. Sa bilis nitong si Isagani, halos hindi na ito masundan ng kanilang mga mata. Nagtakbuhan na ang mga ito papasunod doon kay Isagani. Ngayon, napagtanto na nila kung bakit tinatawag na halimaw ang nilalang ng mga pulis. Hindi kasi pangkaraniwan ang bilis nito. Pagdating ng mga ito doon sa sulok kung saan tumakbo itong si Isagani, biglang nawala na naman ito doon. "Nasaan na ang isang iyon?" tanong agad ng isa. Agad na inilibot nila ang kanilang mga tingin. Ngunit biglang napasigaw ang isang nasa likuran nang may tumarak na itak sa kanyang likod. Agad na sumirit ang maraming mga dugo at bumagsak agad ito sa sahig habang binawian agad ito ng buhay. Agad na napalingon ang mga kasamahan nitong kriminal. Ngunit wala naman silang nakitang anumang tao na siyang may gawa. At pagkatapos, biglang napaigik na naman ang isa nang may tumarak na itak sa likuran nito. Kasunod ng paggulong naman ng ulo ng isa nang mapugot ang ulo nito sa mga taga ni Isagani. Nakita na nila itong si Isagani. Ngunit ilang segundo lamang nang barilin na nila ito, biglang nawala na naman ito sa kanyang kinatatayuan. At ilang sandali, sumulpot na naman ito sa kanilang likuran at pinabagsak na naman ang dalawa pa. Sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kriminal, dito na nila naramdaman ang sobrang pagkatakot.
paano sila makakalaban sa ganitong klasing nilalang. Susulpot na lamang ito kung saan-saan at napakabilis pa ng mga galaw at kilos nito. Nagsigawan na ang mga kriminal at nagtakbuhan palabas ng gusali. Ngunit habang tumatakbo ang mga ito, isa-isang bumagsak naman ang mga kriminal nang pagtatagpasin ang mga ito ni Isagani, hanggang sa ang dalawang nasa unahan, ang buong akala ng mga ito na tuluyan na silang makakalabas ng gusali. Ngunit sumalubong sa kanila ang mga tagpas ng itak ni Isagani. Biglang sumulpot na lamang kasi ito doon sa kanilang harapan at sunod-sunod ng inatake ang mga natitirang mga kriminal hanggang sa tuluyan nang mapatay ang lahat ng mga ito ni Isagani. Matapos na mapatay ni Isagani ang mahigit sa 40 mga kriminal, nilapitan na nito ang mga gumagapang na mga kapulisan. Wika ni Isagani, "Itatak ninyo ito sa inyong mga utak. Ako ang anino ng kamatayan na tumutugis ng mga masasamang tao sa lugar ng Morong. Bigyan ko pa kayo ng pangalawang pagkakataon. Nakakahiya kayo. Nakasuot pa kayo ng uniforme. Ngunit napakasahol pa sa hayop ang mga pinaggagawa ninyo. Ayusin ninyo ang inyong serbisyo sa mga tao. Dahil kapag napag-alaman ko na bumalik kayo sa mga kasamaan, mangyayari sa inyo ang mga nangyayari ng mga kriminal na ito." Parang mga batang umiiyak ang mga pulis at nagmamakaawa sa kanya. Paglabas ni Isagani ng gusali, may putok ng baril siyang naririnig. Kamuntika na siyang matamaan. Mayroong 3 pa pala ang hindi tuluyan na nakapasok doon sa loob ng gusali at inaabangan ang kanyang paglabas. Sa galit ni Isagani, mabilis itong tumakbo papalapit sa mga ito habang nakataas na ang dalang itak. Ngunit tinamaan na siya ng maraming mga bala sa kanyang buong katawan. Kaya bago pa niya maabot ang mga kriminal, bumagsak na siya sa lupa at hindi na gumagalaw itong si Isagani habang nabitiwan na nito ang hawak na itak. Wika nung isang kriminal, "Patay na ba ang isang iyan?" Sagot naman ng isa, "Malamang, dahil hindi na gumagalaw ang taong ito. Ngunit dapat na siguraduhin natin at tingnan natin ang kanyang hitsura." Mabilis nang lumapit ang 3 para tingnan ang katawan nitong si Isagani. Nang makalapit na ang mga ito, muli sanang barilin ng isa ang katawan ni Isagani para masiguro na patay na nga ito. Ngunit nang iumang na nito ang dalang baril, mabilis na inabot ito ni Isagani. Hinila nito ang kamay sabay ng pagpulot sa itak nito sa lupa at pagkatapos ginilitan na niya ito sa liig. Gulat na gulat ang dalawa sa mga ito. Pinagbabaril na nila itong si Isagani at walang pakialam ang dalawa kahit natamaan pa ang kanilang kasama. Ngunit sa isang iglap na naman, nawala na naman itong si Isagani sa kanilang harapan at agad na napalingon nang mayroong magsasalita sa kanilang likuran. Hindi na nila nagawang maiumang pa ang mga dalang mga baril dahil pinagtatagpas na ito ni Isagani hanggang sa bawian na ang mga ito ng buhay. Ilang sandali, tuluyan nang tumahimik ang buong kapaligiran. Napatingala sa langit itong si Isagani. Ngayon, ang isusunod niya ay ang mismong si Don Gaspar. Makalipas ang ilang mga minuto, naglalakad na itong si Isagani papalayo doon sa lugar. Bumalik na muna ito doon sa kanyang kubo. Pinakain muna ng mga dasal ang kanyang mga tangan. Nagpapasalamat din ito sa kanyang natatanging gabay. Bukas na niya isusunod ang pagkitil sa buhay nitong si Don Gaspar. Gusto muna ni Isagani
na maramdaman nito ang sobrang pagkatakot. Batid niya kinabukasan na magulantang ang mga ito kapag napag-alaman ng mga ito ang karumaldumal na kanyang ginawang pagpatay sa mga tauhan nitong si Don Gaspar. Kinabukasan, tama nga itong si Isagkani dahil nang hindi na sumagot ang mga tauhan nitong si Don Gaspar na pinapunta niya doon sa mga pagpupulong kasama ang mga ilan sa mga opisyalis ng kapulisan. Agad na nagpunta ang grupo ng mga ito doon sa lugar. At nagulantang na nga ang mga ito nang makita ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan. Nilalangaw na ang mga katawan ng mga ito. Nangangamoy na ang mga dugo na nagkalat sa paligid at nakakasuka ang mga hitsura ng mga bangkay na wala ng mga ulo. Hindi makapaniwala itong si Don Gaspar sa kanilang naabutan. Hindi pangkaraniwan ang kanilang mga nakita. Unang katanungan agad sa kanilang isipan kung sino ang may kagagawan. Maaari bang ang tinatawag na anino ng kamatayan? Mas lalong hindi mapalagay itong si Don Gaspar nang mayroong mabasa itong mga babala doon sa dingding ng gusali. Tinawagan niya agad ang mga kakamping pulis at napag-alaman niyang nasa hospital din ang mga ito. Sa kanyang tingin, maaring ang mga pulis ang saksi at makapagsabi sa kanya ng buong katotohanan at pangyayari. Ngunit simula sa mga pangyayaring iyon, nagiging mailap na kay Don Gaspar ang mga pulis at umiiwas na ito sa kanyang mga tawag. Kinahapunan, doon sa bahay ni Don Gaspar, pinulong niya ang lahat ng kanyang mga tauhan dahil nga sa nangyari sa kanyang mga tauhan na napatay doon sa kanilang ginawang tagong tagpuan. Nakakaramdam na ng sobrang takot itong si Don Gaspar. Punan pa na hindi na nagpapakita pa sa kanya ang kanyang mga binayaran ng mga antingero. Ngayon, nakapagdesisyon na ito na magpalamig na muna. Inutusan ito ang lahat ng mga tauhan na magtago na muna ang mga ito para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga buhay. Plano din itong si Don Gaspar na lumisan na muna doon sa lugar at pupunta doon sa kabilang isla. Ang bilin niya sa kanyang mga tauhan na huwag na munang magpapakita ang mga ito sa lugar ng Morong ng ilang buwan. Tatawag na lamang siya kapag muling magsama-sama na ang mga ito. Matapos na makapagpulong, mabilis nang lumabas na ng bahay ang mga ito para makaalis na agad. Ngunit habang naglalakad ang mga tauhan ni Don Gaspar, palabas na sana ng bakuran, biglang napahinto ang mga ito nang may makitang isang tao ang nakatayo sa tarangkahan ng bakod. Napatitig ang mga ito doon sa nilalang. Hindi nila kita ang mukha dahil medyo natakpan ito ng suot nitong salakot. Kulay itim pa rin ang suot nitong damit na mayroong mahabang manggas at may hawak itong itak. Kaya batid agad ng mga tauhan ni Don Gaspar na mayroong masamang balak ito sa kanila. Nagsisigaw na ang mga ito at nagtatakbuhan pabalik doon sa bahay ni Don Gaspar. Pati ang mga nakabantay sa paligid agad na din na humanda sa kanilang isip. Maaaring ang nilalang na nakita nila doon sa labas ay ang tinatawag na anino ng kamatayan na pumapatay sa kanilang mga kasamahan, pati ang mga nagbabantay doon sa kabilang bahagi. Tumakbo na din ang mga ito nang makita nila itong si Isagkani na nandoon nakatayo sa may tarangkahan. Nang mapag-alaman na din ito ng Don, mabilis na bumaba ito doon sa unang palapag at pinulong muna ang lahat ng kanyang mga tauhan. Nakaramdam na ito ngayon ng kakaibang takot. Nasa siyam ang lahat ng kanyang mga bantay doon sa may harapan at walo naman ang nandoon sa likuran. Mayroon namang mahigit sa 20 mga tauhan
ang nasa loob at limang mga pinagkakatiwalaan niya sa kanyang organisasyon. Ang kanyang mga kasambahay at mga utusan, kasama ang kanyang mga anak at asawa, pinaalis na niya ang mga ito padaan doon sa likuran. Sa isip kasi nito, kapag nakita ng nilalang na umaaligid sa kanila na mga babae ang mga ito, hinala ni Don Gaspar na hindi gagalawin ang mga ito. Pagkatapos, sinubukan na din itong si Don Gaspar na sumunod doon sa kanyang asawa at mga anak. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nakita ng Don na nakatayo doon sa gilid ng bakod ang nilalang at matalim ang pagkatitig nito sa kanila. Huminto na din ang kanyang asawa at ilang mga kasamahan nito para hintayin sana itong si Don Gaspar. Ngunit alam nitong si Don Gaspar na hindi siya papayagan ng nilalang na makalabas at makasama doon sa kanyang pamilya. Sigaw nang sigaw na itong si Don Gaspar. Sinisigawan na niya ang kanyang asawa na kailangan na ng mga ito na umalis agad. Ngunit nanatili pa rin ang mga ito doon sa labasan ng bakuran at sumisigaw na din na kailangan na sumama ng Don sa kanila. Kaya wika nung isa na barilin na nila ang nakitang nilalang para umalis ito doon sa gilid ng bakod. Ganun nga ang ginawa ng mga tauhan ng Don. Pinagbabaril nila itong si Isagani. Ngunit sa isang iglap, nawala ito doon sa kinatatayuan. Wika nung isang kriminal. Nasaan na ang isang iyon? Makalipas ang ilang sandali, tahimik na at nakikiramdam lamang ang mga tauhan nitong si Don Gaspar sa buong kapaligiran. Ngunit ilang segundo, biglang sumulpot itong si Isagani doon sa likuran ng asawa at mga anak ni Don Gaspar. Kaya sa takot ng mga ito, nagtakbuhan na ang mga ito papunta doon sa kakahuyan at manghahabulin sana ito ni Isagani para mas matakot ang mga ito. Sinadya ito ni Isagani para mapatay niya nang mabilisan ang lahat ng mga tao na nasa loob at sa bakura ni Don Gaspar. Makalipas ang ilang sandali, pumihit na ng takbo itong si Isagani pabalik doon sa bakura ni Don Gaspar. Ang mga tauhan naman ni Don Gaspar na nasa likuran, agad nilang pinagbabaril itong si Isagani. Ngunit nang tamaan ang katawan nito ng mga bala, biglang nagiging mga uwak ang katawan nitong si Isagani. At pagkatapos, mabilis nang bumulusok ng lipad ang mga ito papunta na sa mga tauhan ni Don Gaspar. Habang itong si Don Gaspar, mabilis nang ipinasok ito ng kanyang mga tauhan sa loob ng bahay para makaiwas sa mabangis na nilalang. Sa nakita ng mga tauhan ni Don Gaspar, nagsisigaw na din ang mga ito at nagtatakbuhan papasunod doon sa loob ng bahay. Kitang-kita nila kasi ang mga nagsiliparan na mga uwak na galing sa katawan ng nilalang at papasugod na ang lahat ng mga ito sa kanila. Ngunit biglang bumagsak sa lupa ang mga uwak at pagkatapos nagiging hulma ito ng tao. Nabuo ang nagkukumpulan ng mga uwak bilang katawan ni Isagani. Ngunit ngayon, hawak na nito ang isang pana at walang habas na pinagpapana ang mga tauhan ni Don Gaspar na nagunahan na makapasok doon sa loob ng bahay. Agad na napatigil sa pagtakbo ang dalawa sa mga ito nang mayroong isang palaso ang tumarak sa kanilang mga batok. Agad na natumba ang mga ito sa lupa at agaran na binawian ng buhay. Sunod na bumagsak ang tatlo pa na nasa bukana na ng pintuan. Tumarak sa kanilang mga ulo ang mga palaso na galing sa dalang pana nitong si Isagani. At sunod na bumagsak ang huling tauhan nitong nasa labas nang maabot na ito ni Isagani. Wika ni Isagani, "Huwag ka nang tumakbo pa, kaibigan.
dahil hindi ko rin naman na mapapayagan na makatakas ka pa. At pagkatapos, ginilitan na niya ito sa may liig. Ang ibang mga nagbabantay na nasa labas, pinapapasok na ang lahat ng mga ito ng grupo nila ni Don Gaspar. Pagkatapos, umakyat na ang mga ito doon sa ikalawang palapag ng bahay at sama-samang nagkukumpulan doon sa isang malawak na sala. Nakahanda pa rin ang mga ito sa dala nilang mga baril. Ngunit nangangatog na ang kanilang mga paa dahil sa sobrang takot. Sama-sama na ang lahat ng mga ito sa iisang lugar para matutulungan nila agad ang isa't isa. Nagpasilip-silip ang mga ito sa labas ng bahay. Sinubukan nila ni Don Gaspar na makatawag doon sa kanilang mga kasabwat na mga pulis. Ngunit laking gulat ng mga ito na walang koneksyon sa kanilang mga linya dahil pinutol na ni Isagani kanina pa ang lahat ng mga nag-uugnay na mga bagay na may kinalaman doon sa bahay nitong si Don Gaspar. Ang inaasahan na lamang nila ang darating na tulong galing sa kanilang mga kasamahan doon sa kabilang barangay. Napag-usapan na nila ito ng asawa ni Don Gaspar. Pagdating ng mga ito doon sa kabilang lugar, agad na hihingi ng tulong ang mga ito sa kanilang mga kamag-anak na nandoon. Panalangin na lamang nitong si Don Gaspar na sana makarating agad ang mga ito at makahingi ng tulong at maabutan pa silang buhay. Nakakabingi ang sobrang katahimikan sa loob ng bahay. Mas lalong nakapagbigay ito ng kilabot at takot sa kanilang isipan. Sa tuwing makakarinig ang mga ito ng ingay ng langit-ngit ng pintuan, agad na itutok nila ang kanilang mga baril doon sa may pintuan, papasok doon sa may sala. Hanggang sa may nakita ang mga ito na naglabasan ng mga pabilog na hugis doon sa sahig. Parami ito ng parami, hanggang sa napuno na ng mga pabilog na hugis ang buong sala kung saan naroroon ang grupo nila ni Don Gaspar. Nagtataka ang mga ito kung bakit biglang nagkaroon ng mga pabilog na hugis doon sa loob at kung para saan ang mga ito. Wika nung isa. Para saan kaya ang mga pabilog na hugis na ito, Don Gaspar? Siguradong ang nilalang na nasa paligid ang may gawa sa mga ito. Wika naman itong si Don Gaspar. Talasan ninyo ang inyong mga mata. Mukhang papalapit na ito sa ating kinaroroonan. Ilang sandali pa, mas lalong naninindig ang kanilang mga balahibo nang may marinig na mga katok doon sa dingding ang mga ito na humiwalay sa sala at doon papunta sa may beranda. At ilang sandali pa, narinig nila ang pagsasalita nitong si Isagani. Wika nito. Mga kaibigan, maaari bang makapasok ako sa loob? O pwede rin na lumabas na kayo sa inyong mga pinagtataguan? Wala na kayong kawala pa sa inyong mga kamatayan. Paulit-ulit ang mga katagang sinabing iyon nitong si Isagani. At makalipas ang ilang minuto, nakarinig na naman ang mga ito ng mga malalakas na mga pagtawa para silang mga bata na pinaglaruan at tinatakot lamang. Pumain lang na naman ang katahimikan. Wala na silang narinig na mga pagtawa ng nilalang hanggang sa nakarinig na naman ang mga ito ng mga yabag papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pinagpawisan na ang mga ito at nanginginig na ang kanilang mga katawan. Nilukuban na ang mga ito ng sobrang pagkatakot dahil sa biglang may pumasok na usok doon sa loob ng salang kinaroroonan nila. Gulat na gulat ang mga ito dahil makalipas lamang ang ilang mga minuto, nababalot na ng makapal na mga usok ang kaloob-looban ng sala at hindi na nila masyadong makikita ang bawat isa.
Kaya ang ginawa ng mga ito, nagsiksika na doon sa sulok habang hawak-hawak ang bawat isa. Ngunit mas lalong nagulantang ang mga ito nang may biglang marinig na nagsasalita sa kanilang malapitan. Wika nito sa kanila. Huli ko na kayo. Paparusahan ko na kayo ngayon ng kamatayan. At pagkatapos ng mga katagang iyon ni Isagane, biglang nagsigawan na lamang ang lahat ng mga ito dahil pinagtataga na ang mga ito ni Isagane. Walang magawa ang mga kriminal dahil bukod sa hindi nila nakikita itong si Isagane, nagpalipat-lipat din ito ng pwesto doon sa mga portal na nakalatag sa sahig. Kaya malaya nitong napapatay ang lahat ng mga kriminal at pati na rin itong si Don Gaspar. Wala pang 10 segundo, nakabulagta na ang lahat sa salang iyon. Puno ng taga ang buong katawan ng mga ito at may mga napupugutan pa ng ulo. Habang ang Don, nakasandal ito doon sa dingding at pugot na rin ang ulo. Makikita naman ang ulo nito na kandong ng kanyang dalawang mga kamay. Habang sa itaas ng pinagsandalan nila, nandoon ang mga nakasulat na wala silang tularan dahil sila ay mga kriminal. Tumahimik na ang buong kapaligiran. Dahan-dahan lamang na lumabas ng bahay at naglalakad itong si Isagane palayo doon sa lugar. Dumiritso ito doon sa ospital kung saan nandoon pa rin ang pamilya nitong si Mang Tibal. Makalipas ang ilang mga oras, pagdating ni Isagane doon sa ospital, naabutan niyang nakatayo na itong si Mang Tibal. Ibinalita agad ng matanda sa kanya na pwede na silang lumabas kinabukasan. Kaya medyo masaya na ito at nakabawi na sa naramdamang kalungkutan. Pati ang asawa at mga anak nito. Nandoon na din ang mga alalay ng matanda. Matapos na makapagkwento ang matanda, si Isagane na naman ang nagkwento sa mga ito. Sinabi na niya ang lahat ng mga kaganapan sa kanyang lakad. Wika nitong si Isagane. Mang Tibal, hindi ko man maibalik ang buhay ng anak ninyo na si Elisa. Napatay ko naman ang lahat ng mga taong may kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Patay na rin si Don Gaspar. Alam kong masaya na ang anak mo kung saan man ito naroon. Patuloy pa rin ang buhay, Mang Tibal. Alam ko, Isagane. Ang sagot naman itong si Mang Tibal. Alam kong gusto din ng aking anak na magpatuloy kami habang wala na siya. At maraming salamat sa lahat ng mga ginagawa mong tulong sa amin, Isagane. Simula nang dumating ka, nagising ako sa lahat ng aking mga ginagawang kasalanan. Makalipas ang ilang mga minuto, bumalik muna itong si Isagane doon sa kanyang kubo. At pagsapit ng gabi, maagang pumunta itong si Isagane doon sa sabungan. Nananabong na naman ito habang nagmamatsyag. At makalipas ang ilang mga oras, masaya na itong si Isagane dahil wala na ang mga mandaraya doon sa lugar. Patas na ang mga bakbakan ng mga manok. Wala ng mga manggaganso at mga manyuyupi. Hindi lamang doon sa sabungan nagkaroon ng kapayapaan. Pati na rin ang mga kaling pinamumugaran ng mga kriminal ay nagiging tahimik na. Dahil kay Isagane, muling naghari ang kapayapaan sa lugar ng Murong.